nandiyan po siya ngayon. Okay, tsaka kay Sir Sok, napakaganda po ng ating produkto. Okay, dahil sa ganda ng programa ng First Vitaplus, ang dami po nating natutulungan. Okay, binabati ko din po ang buong visionaries. Kumusta pa tayo dyan, mga visionaries? Kaway-kaway po tayo. Okay, ang buong winners, kaway-kaway din po. Yan. Ang buong champion, kamusta po tayo? Kaway-kaway din po tayo. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta po tayo? Mga taga Cebu, kamusta po tayo dyan? Ang mayari ng Cebu Product Center natin, si Ma'am Joy De Leon, kamusta po tayo? Lockdown pa yata ang Cebu ngayon. Okay, binabati ko po mga official speaker, lalo na yung mga naka-tune in ngayon. Upline Desirigo, nandiyan po siya. Okay, saka yung kanyang si Branco. Okay, ang Achievers, kumusta po tayo? Si Doc RC, nandyan din po siya ngayon, ng 1MD. Si Fidel Perez, okay, kumusta po tayo ng Vita Eagles? Huwag po tayong aalis kasi mamaya po, siya po ang kasunod ko na mag-webinar dito ngayon. Applied Money Antonio, Jenny Antonio, nandyan din po, naka-tune in din po sila ngayon. Knights of the Champion, okay, ng na Applied Shirley, nandyan din po siya ngayon. Yan. Okay, kumusta po tayo? Mga center owner ng First Vitaplus. Kumusta po tayo? Okay. Ang mga taga Quezon, si Applay Nelly Herrera, nandiyan po siya ngayon. Yung maagang nag-tune in po. Batiin ko lang po, no? Ang Applay Arnie Antonio, nandiyan din po, naka-tune in din sa atin. Wings of the Champion, ni Applay Ren Pamintuan. Ang ating First Vitaplus USA, Vita Dragon, ni Applay Mary Ann San Diego. Nandiyan po yung mga taga-USA ngayon, mga naka-tune in din po, no? Okay, Blast of the Champion. Dami po naka-tune in ngayon. Si Doc Gary, tsaka si yung misis niya, si Applay Ruchi Orgenia. Nandiyan din po. Good Virus. Okay, Kaizen Group, Noknok Maguliman, Power Impact. Applay Lendevera, dami po naka-tune in sa atin ngayon. Kumusta po tayo ngayon, no? Okay, magpapakilala lang po sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Yan, Dr. Mendiola po. Graduate ako ng FEU, March 2001 po. Okay, isa po sa mga official speaker ng First Vitaplus. At kami din humayari ng Lucena Product Center ng First Vitaplus. So, dati po ako isa sa mga senior house officer dito sa isang hospital dito sa Manila. Ganun din po, dati po akong program manager ng Department of Health sa Region 4. Okay? So, kumusta po tayo ngayon, mga ka-First Vitaplus? Ang isa po sa mga topic na pag-uusapan natin ngayon, yan, tungkol po ulit sa ating immune system. Kumusta po tayo? Ano bang pagkakaalala natin sa immune system ng katawan natin? Ano bang ginagawa nito sa ating katawan? Okay? Kasi kung matatandaan nyo, no, sa mga talk po natin, di ba, napapag-usapan natin to. Noong Wednesday, napag-usapan din ni Doc RC yung tungkol sa immune system ng katawan natin. Kaya ano ho ba yung pagkakaintindi natin dito? Diba? Kasi kung matatandaan nyo, diba minsan ho, dumadating tayo sa buhay na nagkakasakit po tayo? Diba? Para ba yung tipong hindi ka makaalis ng bahay, masama ang pakiramdam mo, tapos maya-maya, teri lang ano, nakatulog ka, nakapahinga ka, parang yung lakas mo bumabalik. Tapos magtaka ka, sinong kadalasan na sinisisi natin, bakit tayo nakakaramdam ng gano'n? Diba? Kadalasan o bakteriya o nagka-virus tayo. O lalo na yung virus, sabi nyo, nagkaroon ng viral na problema, ng viral na infection o nagkasakit. So, hindi ka nakagawa, hindi ka nakalabas ng bahay. Yung mga dapat gawin mo, hindi mo nagawa. So, sisisihin mo lagi natin either virus o bakteriya. Pero alam mo ba natin na mayroon pang ibang nagiging dahilan bakit bumabagsak ang katawan natin o ang immune system natin? Kasama ho dito yung mga ano, fungi, parasite, mga microorganism, yung mga maliliit, non-living or living things na pwede yung maka-apekto o pwede magdulot ng sakit sa tao. Lahat po yan pwede maging dahilan. At kung titingnan po natin, ang immune system po ng katawan natin, meron po tayong mga cells ng immune system na lumalaban sa mga masasama. Okay? Ito, sa mundo po natin kasi ang immune system, siya po yung parang ano, sundalo. Ang katawan ho natin, yan po yung headquarters. Tapos yung mga sundalo natin, yan po yung immune system ng katawan natin. Na lumalaban saan? Sa mga masasama. Yung mga nakikita nyo sa screen nyo, yan yung mga kalaban ng katawan. Virus, toxin,
fungus carcinogen, cancer po yan. Okay? Yan po yung nagiging dahilan bakit po ang tao nagkaroon ng cancer. Ano pa? Bacteria, parasite, germs, pollution. So lahat ng iyan, pathogen po yan. Ibig sabihin po nun, siya po yung magdudulot ng sakit sa tao. Okay, so maliwanag po, no? Ngayon kung may mga katanungan po tayo, may mga question, wag po natin kalimutan. Mamaya po after ng webinar natin, pwede kayo magkaroon ng pwede po tayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng consultation. Okay? Tapos wag po tayo mamaya alis kasi ho, ang kasunod ko magpapaliwanag, dati ho siyang multimillionaire na po ngayon, Hall of Fame na First Vitaplus. Okay, siya na po yung magkaroon mamaya ng buhay niya, no? So wag po tayo maalis. Balik po tayo, no? Kung matatandaan nyo, meron ho tayong tinatawag na cells of the immune system. So ibig sabihin na yung mga part ng mga sundalo na panlaban sa mga kalaban natin. Makikita nyo, platelet, o madalas natin nakikita yung platelet, o nakikinig natin, para saan ano ba yan? So, pag nagkakandengue, chinecheck yung platelet, pag bumabagsak ang platelet, delikado, sasalina ng dugo, baka magkaroon ng bleeding. Diba? So yan po ay cells of the immune system. At saka yung mga lymphocyte na yan. Neutrophil, lahat ng nakikita nyo, yan po ay cells ng katawan natin. At napakadami ho yan. Lahat po sila, alam nyo yun, coordinated po sila. Ibig sabihin, nag-uusap po sila kung ano yung gagawin nila. Pag may virus na pumasok sa katawan, mag-uusap yan. Tatandaan nung may mga cell na tatandaan yung virus na pumasok sa katawan natin. Matalino kasi yung immune system ng katawan natin. Okay? So tingnan natin anong ginagawa niyan. Ang sample po, ito. Yan po ang sample ng immune system ng nangyayari sa loob ng katawan natin. Kung makikita nyo, ito TB bacteria. Anong ginagawa niyan? Binabalutan niya yung TB bacteria. Yung pula, yan po yung cells of the immune system, yan po yung macrophage. Binabalutan niya yung TB bacteria hanggang sa mapuksa niya o malabanan niya. Ito naman, anthrax virus o bacteria, yung neutrophil, di ba, yan yung dilaw na kanina na nakita niyo sa previous slide natin. Binabalutan din niya yung anthrax na bacteria, yung puro kulay orange. So ganyan po ang nangyayari sa loob ng katawan natin. Yan po yung trabaho ng mga cells natin. Okay, paano to gumagana? Okay, tingnan nyo to ha. Paano gumagana ang immune system ng katawan natin? Kasi ang immune system, meron po siyang kakayahan, di ba, na mag-aral at tandaan yung mga pumasok sa katawan. Di ba, nabanggit ko kanina, meron siyang ability to learn, di ba, at matandaan to remember. Alin? Yung mga invader na pumasok sa katawan natin. Bakit? Para alam niya kung paano niya yan lalabanan o pupuksain kung sakaling pumasok ulit sa loob ng katawan. So nasusundan nyo? Ayan. Makikita nyo sa screen nyo. Kanya-kanya sila ng trabaho. Nag-uusap-usap sila. Yung mga nakikita nyo sa screen, yan po yung cells of the immune system. Diba? Anong ginagawa ng killer cell? Papatayin niya yung kalaban o yung invader. Sa ito, toxic cell. Tapos makikita nyo nasa ilalim, sa bandang kaliwa, yung kulay blue. Yan po yung memory cell. So ibig sabihin, ang immune system pala natin, may kakayahan, natandaan yung mga invader na pumasok sa katawan. Para malabanan niya yung mga kasunod. Kasi maghahanda sila, ano ho ba yung virus na to o bakterya na to. Kailangan maghanda tayo ng armas para doon. So ganun ba nangyayari sa loob ng katawan natin? Sample, yung makikita nyo sa screen nyo, di ba? Yung mga kulay green na yan, yan po yung ating cells of the immune system. Kanya-kanya po sila ng trabaho. At makikita nyo yung number 4, di ba? Tinatandaan niya, kinukunan niya litrato. So, ganyan po katalino yung katawan natin. Dahil kung hindi siya marunong, tumanda, at kilalanin yung mga yan, kawawa hong katawan natin, lagi ho tayo magkakasakit. So, nasusundan nyo? Kasi ang katawan natin, meron siyang tinatawag na defense, first line of defense, second line, or third line. Yan po yung ating balat. Tingnan nyo ha, pag nasugat ang balat natin, di ba mapapasukan ng dumi. So, yung balat po natin, first line po yun. Kahit po yung ating mga buhok sa katawan, yung ating luha at yung laway natin, di ba, mucus, yung mga sipon-sipon, yan po yung mga first line of defense natin. Pero minsan may nakakalusot sa atin kasi may nakain kang madumi. Ang bituka ho natin kaya acidic environment siya. First line din po yun. Diba?
So pag nakalusod niya sa mga yan, ang immune system natin, nag-aano yan ng backup o nakalusod sa akin. Magko-coordinate sila o yung second line naman, yung mga cell na yan, mag-activate. Kaya may mga pasyente o may mga tao na minsan, nilalagnat na po sila, lumalaki na yung tonsil nila kasi nakikipaglaban na po to sa mga virus ba o bacteria na nakapasok sa katawan. Example ha, may infection. Okay, makikita nyo yung kulay blue infection yan. Ang katawan natin magpuproduce yan ng cell nakakapit doon sa infection o receptor na antibody. O yung infection pumasok sa katawan. Okay, yung katawan natin magpuproduce ng antibody para doon sa infection na yon. Okay, o doon sa pathogen na nakapasok. So meron siyang ano, meron siyang ability na mag-produce yung antibody natin, yung katawan natin magpo-produce ng antibody para doon po sa specific na kalaban. So ganun po ang nangyayari sa loob ng katawan natin. 'Di ba? So mag-a-attach po siya antibody, ma-attach po doon sa infection hanggang sa makapag-produce yung katawan natin ng mga pangontra doon sa mga infection na papasok sa katawan natin. At tandaan po natin, no? Ang katawan po natin dapat po yan balanse. Okay? Ang immune system ng katawan natin dapat balance. Kasi pag hindi po nagiging balanse, ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng over reaction o under reaction. Diba? Pag nangyari po yun, hindi naging balance, nagkaroon po ang tao ng mga sakit. Kagaya po ng mga allergic reaction, diba? O kaya yung mga autoimmune na sakit. O kaya cancer, o kaya mabilis kang madapuan ng infection. Kasi hindi ho naging balance ang immune system ng katawan natin. So nasusundan po natin, no? Sample po ng mga autoimmune na sakit. Ayan, napakadami ho niyan. Pag autoimmune na sakit, yung sarili mong cell nag-react mismo sa sarili mo. Diba? Napapag-usapan na po lagi natin yan. Pwede maapektuhan yung brain, yung dugo, yung ating bituka, yung mga ugat-ugat, yung buto. Lahat ng yan pwede maapektuhan pag tayo nagkaroon ng autoimmune disorder. Ibig sabihin, yung katawan natin, yung cell natin, yung cells ng immune system, hindi ho nakikilala kung healthy ba yung cell o kalaban yung cell. So, aatakihin lahat. Kumbaga, naka-war zone siya. Alerto siya. So, maatake pala niya yung sarili na ho natin. Sample yung mga autoimmune na yan. Ayan. Leukemia. Di ba napag-usapan natin yan sa mga previous talk natin. Lupus. Psoriasis. O yan po yung mga nagiging topic natin pag pinag-uusapan ng mga immune system. Ngayon po, isa sa mga pag-usapan natin, ano nakikita nyo sa buto? Na part ng autoimmune na sakit. Ayan o ang common. Arayuma. O rheumatoid arthritis. Di ba? Lagi natin naririnig yan. Arthritis, masakit. Pero kadalasan po, no, ang pagkakaintindi ho natin pag arthritis, sa layman ang pagkakaintindi, yung dalawang buto nagdidikit. Diba? Yan ang pagkakaintindi natin. Yung klaseng of arthritis na yan, yan po yung tinatawag na osteoarthritis. So iba po itong rheumatoid arthritis. At anong nararamdaman pag ikaw may rayuma o rheumatoid arthritis? Ibig sabihin, diba, autoimmune. Ang naapektuhan dito, yung immune system. Anong maramdaman ng pasyente? Yan, mapula, masakit yung joints. Diba? Nagkaroon ng swelling, namamaga ho siya. Hindi mo maigalaw ng ayos. Yung ibang pasyente, minsan nilalagnat pa. Nagkaroon pa ng anemia o bumababa yung pulang dugo. Lahat ng yan, humihina, no? Nagkaroon ng fatigue, humihina yung joints mo. Yung lakas niya, nawawala. So lahat ng yan, mga nararamdaman pag ang tao merong rheumatoid arthritis. Diba? Pero kung titingnan natin, parehas ba siya dok doon sa nagdidikit na buto na nag-arab, nagkikiskisan? Iba po yun. Yung nagkikiskisan na buto, yan po yung tinatawag na osteoarthritis. Diba? Yung dalawang buto, nag-arab po siya kasi nababawasan po. Diba? Yung cartilage doon na kaya nagdidikit po siya. So ang tawag po diyan, 'di ba, osteoarthritis. Kasi ang normal joints, yung makikita niyo sa screen niyo, 'yan po yung normal joints. Pag rheumatoid arthritis, kita niyo inflame po siya, namumula po siya. 'Yan po yung rheumatoid arthritis. Nagkaroon po tayo ng bone erosion. Tapos namamaga po yung iyong synovial membrane. Ibig sabihin,
sabihin yung bumabalot po doon sa iyong part ng buto o ng cartilage. Ano pa mga sakit na autoimmune? Ito ho common. Diabetes. Ang dami ho may diabetes ngayon. Diba? Nasa buong mundo, nasa 300 million na po yung diabetes. So napakadami, no? Ang diabetes na sakit, serious complex condition na tumataas ang blood sugar. So ang dami hong naapektuhan. Anong mechanism nito? Paano ho nagkaaroon ng ganyan? No? Makikita nyo to, ha? Yung kulay dilaw na nakikita nyo sa screen nyo, yan po yung tinatawag na pancreas. Sa Tagalog po ang tawag dyan, lapay. Ano nakikita nyo sa screen nyo? Nagpupundos po ito ng insulin. Diba? Makikita nyo, nagpupundos na insulin yung mga kulay green. Yung kulay blue, yan po yung sugar o glucose. So pag normal ang katawan natin, healthy, nagpupundos ka ng insulin, i-attach po niya yung sugar. Tapos, pag na-attach po siya, gagamitin po siya ng cell. Bakit? Para maging lakas o energy po siya. So, nasundan nyo yun, ha? Kung diabetic ang tao, wala kang production ng insulin. Ang trabaho ng insulin, pangontra sa sugar. Eh, wala kang pangontra sa sugar. So, ano mangyari sa sugar mo, sa glucose mo? Maiiwan po siya sa ating dugo. Kaya pag kinuha ka ng blood sugar, tumataas. Diba? Kaya ka nagiging diabetic. Tingnan nyo pa to. Okay? To. Sugar, glucose, diba? Kailangan mo ng insulin. I-attach niya yon. Pupunta sa cell para maging energy o maging lakas. Ngayon, kung ang diabetic ang tao, wala kang production ng insulin. Diba? So yung sugar, mapupunta yan ngayon, diba, sa dugo mo. Kasi hindi magagamit ng cell. Ang tawag doon, type 1 diabetes. Pag type 2 naman, diba, ang makikita nyo sa screen nyo, diba, ganun din, nakapag-produce ka pero kulang. So pupunta pa rin siya sa dugo. Hindi magagamit as energy. Pag buntis naman, ang tawag doon, gestational diabetes. So kung makikita nyo sa screen nyo, saan ho ba nakikita yung pancreas o lapay? Nakikita nyo, katabi ho siya ng bituka. Makikita mo yung stomach, di ba? Tapos nandun po yung ating spleen. Andun po yung pancreas. Makikita nyo sa taas niya, toto. Sa bandang kali ito, di ba ito yung liver? Ibig sabihin, yan po yung atay. Naandito po ngayon yung gallbladder o yung apdo. Ito po yung ating pancreas o lapay. So nasusundan nyo, no? Pag kumain ng tao, ito esophagus, lahat ng kinain natin pupunta yan dito. Pupunta po yan sa stomach. Ngayon, pagdating sa stomach, maghihiwa-hiwalay na po siya kasi kailangan ng katawan natin. Yung mga taba, papasok po yan dito sa ating atay o liver. Dadaan po siya doon sa duct, pupunta sa gallbladder. Mga taba. Ngayon, yung excess na taba na hindi na burn, maiiwan po siya sa gallbladder o sa apdo. Pag naiwan po siya dito, nagkaroon po tayo ng gallbladder stone o yung bato sa apdo. Pwede po mangyari yun. Kasi 75% po ng kaso ng gallstone, kalimitan po cholesterol stone. Ngayon yung mga kinain natin, di ba, i-filter na po nito. Yung mga sugar, di ba, na kinain natin, ma-filter na po siya, madidistribute na po siya dito sa ating katawan. Okay, ngayon, kung ikaw hindi nakakapag-produce ng insulin, yung kinain mo na matatamis, pupunta ho yan sa ating dugo. Kaya kinabukasan, di ba, tumataas ang blood sugar. Kaya nagiging diabetic ang tao. Ngayon, kadalasan ang tanong ganito, Dok, paano ho pag diabetic, ano ho maganda sa first Vitaplus ipainom? Lahat po ng variant maganda. Okay? Ngayon, ang problema pag diabetic, isa sa mga problema, di ba, yung autoimmune. Ang naapektuhan pag autoimmune yung iyong digestive system. Kasi yung iyong pancreas nasa ilalim ng digestive system o ng ating sa part ng bituka, nandito siya. Diba? Ito po yung digestive system natin, yung mga pinakita ko sa inyo kanina.
So ano kailangan gawin? Pag uminom ka kasi ng First Vitaplus, toxin ho yung sugar sa katawan natin kasi sakit mo yung diabetes. So lahat ng tamis ng katawan mo kailangan niyang maalis. 'Di ba? So ano mangyayari? Pupunta lahat sa dugo mo yun eh. 'Di ba? Pag pumunta lahat sa dugo mo, ilang araw, ilang linggo, mataas ang blood sugar. So ano kailangan gawin? Dapat ituloy-tuloy po ang pag-inom ng First Vitaplus. Kasi kailangan tulungan mo ito na mag-function yung iyong lapay o pancreas. Ano trabaho niyan? Mag-produce ng sariling insulin. Para sa na-insulin, pampababa ng blood sugar. So pag ang tao nakakapag-produce ng sarili niyang insulin, nakokontrol ngayon ang iyong blood sugar. So nasusundan niyo, no? Sample. May mga nakikinig sa atin ngayon, alam ko, ng mga diabetic na tao. Yung iba nga nag-i-insulin pa. O yung may mga dealer na kilala, diabetic, na nag-i-insulin. Sample. Pag normal ang blood sugar ng tao, kailangan ba mag-inject ng insulin? Di ba hindi? Kasi normal ang blood sugar eh. So anong trabaho ng ating katawan? Anong trabaho ng First Vitaplus? Tutulungan niya yung katawan natin na may maintain na healthy siya. Pag healthy kasi siya, nakakapag-produce ka na sarili mong insulin. Pag nakapag-produce ka na sarili mong insulin, nakokontrol ngayon ang iyong blood sugar. So pag pala nakontrol ang blood sugar ng taong nagtake ng insulin na diabetic, di ba? Pwedeng ma-prevent o pwede niyang mabawasan ang pag-i-inject ng insulin. So nakukuha niyo, eh paano kung laging normal? So hindi ho siya mag-i-inject ng insulin. So napabawasan po yung mga synthetic na gamot na pwedeng idulot ng masama sa ating katawan. So nasusundan niyo? So ano kailangan? Kailangan lang ma-maintain natin na healthy po yung ating katawan. Na ma-maintain natin na balance ang ating immune system. So nasusundan niyo, no? So kailangan maging healthy o balance po yung ating lapay o pancreas para makapag-produce tayo ng sarili nating insulin. So nasundan, paano? Naiiwasan ba? Nakaka-prevent po ba yung mga diabetic? Oo naman. Diba? Ano ba mga complication pag diabetic? Tingnan nyo, nagiging dehydrated tayo. Nagkaon tayo ng weight loss. Acidosis, nagiging acidic ang katawan. Yan o yung mga nagiging komplikasyon pag diabetic. So na na-prevent pa yung mga yan, yung sakit na yan, o natutulungan mo ba lahat? Opo naman. Nakokontrol yan kung ang diet natin balance. Okay? Ang isa sa maganda, screen nyo, platinum, fruit and veggies, titanium line, regular line. May mga pasyente ho tayo, regular line ang ininom, pero nakokontrol ang blood sugar. Huwag ho tayo matakot sa lasa. Diba? Kung gusto mo na matabang, talaga platinum. Diba? No added sugar, nagpapalasa lang sa kanya yung ano, yung katas mismo niya. Pero ang ginagamit na tamis natin, nakakatulong pa yan sa mga diabetic, yung stevia. Kaya huwag tayong matakot kung diabetic man ang ipapainom na, papainumin natin ng First Vitaplus. So nasusunod na po, halos lahat ng klase ng sakit na tutulungan po nito. O tingnan nyo, tinutulungan kasi nitong limang gulay na to, yung lymphoid organ. Excuse me. Ang lymphoid organ po natin, di ba, yan po ay part ng immune system. Makikita nyo dyan, di ba, ayan po yung appendix natin, nasa bituka po yan. Yung mga bone marrow, nasa buto. Di ba, yan thymus, nagpuproduce yan ng mga lymphocyte. Kung titingnan natin, halos araw-araw nakaka-encounter po tayo ng iba't-ibang klaseng pathogen. Pero tingnan nyo, bakit hindi po lahat ng tao nagkakasakit? Kasi depende sa lakas ng immune system ng katawan natin. So kailangan pala natin gawin, palakasin lalo ang immune system para hindi po tayo basta dapuan ng mga sakit. So maliwanag po tayo doon, ha. Kung may mga tanong po tayo, handa po natin yung mga tanong natin. Tingnan nyo, ha. Paano palalakasin ang immune system? Diba? Tandaan po natin, meron po tayong mga additional na nutrients. Sa vitamin, kailangan po ng vitamin A, vitamin C. Ano pa po mga kailangan? Vitamin D at zinc. Kailangan po ng katawan natin yan para lalo hong lumakas ang immune system. Kung titingnan natin yung vitamin A, alam natin para siya sa mata. Totoo po yan. Pero bukod po doon, alam ba natin na maganda po to sa immune system? Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, yung mga cells of the immune system, o anong nababasa nyo natin sa screen natin? Lymphocytes. So anong trabaho ng vitamin A? Palakasin ang lymphocytic response. So yan po ang isa sa mga trabaho ng ano ng vitamin A. Ano pa? Improving yung white blood cell. So yung trabaho niyan, yan po yung pinalalakas ng vitamin A. So nasusunod na po. So kailangan ng katawan natin. Ano pa po? Bukod sa immune system,
Yan, maganda ho sa balat natin. Sa mga pimples, maganda ho siya. Yung mga nadadry yung skin, maganda ho siya. Oh. Para sa kalaman na, pag nagiging dry skin tayo o nagkaroon tayo ng irritation, alam pa natin na signs din po ito na humihina ang immune system ng katawan. Na stress yung ating balat, di ba? Ibig sabihin na dadry siya kasi stress po tayo. So signs po yan na pwedeng humina ang immune system. Ano pa? Ang vitamin E maganda rin po yan sa mga kidney stone. So nakakatulong din po siya. Urinary stone, sa muscle growth, lalo na sa mga bata, maganda rin po siya. Ang isang classic dito na sa mata, yung tinatawag nating macular degeneration. Di ba yung pag tumahabang tumatanda, makikita nyo, no? Yan po yung normal na paningin natin, normal view. Pag ikaw nagka-problema ng macular degeneration, ayan po yung iyong paningin. Di ba? Yung gitna ho, halos itim, yung gilid po maliwanag. O kaya naman tinatawag na night blindness. Pagdating ng gabi, hindi mo na makita. Problema ho yan sa vitamin A. Ano pang kailangan ng katawan natin para lalong lumakas ang immune system? Vitamin C. Di ba? Kung titingnan po natin, di ba, ang katawan po natin, yan po ay headquarters. Ang immune system, yan po yung ating mga panlaban. Kumbaga, yan po yung mga sundalo o pulis ng katawan. Itong mga immune booster natin, vitamin A, vitamin C, lalo na itong vitamin C, siya po yung armas. Paano lalaban ang sundalo kung walang barel o armas? So yung mga vitamins na yan, lalo ng vitamin C, siya po yung armas ng ating katawan. Panlaban saan? Sa mga masasama. So maliwanag po tayo, ano ba po? Mineral na zinc. Diba? Paano mineral na zinc nakakatulong sa immune system? Kasi tinutulungan niya yung ating protina na human cytokine interferon alpha. Doc, ano yan? Ano ba ang trabaho nito sa ating katawan? Diba? Maganda ho siya mag-stabilize ng balance para maging balance ang immune system. Sa pamamagitan ng ano? Ini-inhibit o pinipigilan niya ang pagdoble ng virus sa katawan. Diba? Kumbaga sa ano, siya yung ano, powerful na sidekick ng ating immune system. Yan o, nakasulat po dyan. Powerful sidekick ng immune system. So, yan po ang trabaho. Diba? Ang zinc na yan, meron siyang ano, function na kagaya ng enzyme. Diba na maganda po sa ating katawan. Okay? So, nasusunod na po, no? Kasi sa panahon ngayon, kung titingnan natin, bakit kailangan ng mga mineral na yan, kailangan ng mga vitamina na ganyan o additional na vitamina sa katawan. Kasi kung titingnan po natin generally, ang edad ho ng tao ngayon, hindi ho pahaba. Kumbaga, paigsi ho siya. Diba? Kung dati ang edad ng tao maabot ng 100, alam nyo ba ngayon ang average po? Nung una nga 70, pero ngayon 68 na lang. Babae man o lalaki, average. Babae, mga 69, 70. Ang lalaki, 65 years old. O dito sa Pilipinas yan, 2020. Census po ito, 2012 hanggang 2020. Ang average na po, 68 years old, babae o lalaki. Pero ano mga nagiging dahilan bakit ang tao namamatay? Ang number one dahilan bakit ang tao namamatay, number one pa rin po ang sakit sa puso, cardiovascular disease. Pangalawa ho, cancer o malignant neoplasm sa medical po. Okay, pangatlo po, pulmonya o sakit sa baga. Tingnan natin to, no? Yung mga sakit sa puso, dahil saan? Hypertension, na-stroke, hypertension, diabetes, sakit sa kidney, ganun din. Pero itong pneumonia o sakit sa baga, ano mga nagiging dahilan nito? So pag-usapan natin, no, bakit? Kasi isa ho sa mga hot topic itong pneumonia ngayon. Dahil saan? Dahil dun sa kumakalat ngayon na pandemya, 'di ba? Coronavirus. Ang coronavirus, group of viruses na nag-start po ito matagal na, 1960s pa po yan nag-umpisa. 'Di ba? At kung titingnan po natin sa Pilipinas, gano'n na kadami ang ano, may coronavirus. Makikita nyo sa screen nyo, kahapon, diba? 61,000.
Ang mga medical practitioner o expert, meron tayong tinatawag na projection. Diba? Bago nung unang projection, bago matapos ang July, diba, 60,000. So wala pa, kalagitnaan pa lang tayo ng July, 60,000 na. So nabago. Diba? Ang projection ng mga medical expert, diba, pwede siyang umabot ng 80 to 85,000. So napakadami. Ako, opinion ko lang ha. Diba? Ang dami, bakit? Nag-GCQ na po tayo. Lumuwag na sa kalye. Ikaw, hindi mo alam na carrier ka. Wala ka nararamdaman. Nagkaroon ngayon isang kakilala namin na doktor eh. Tatlong pasyente niya COVID positive pero ayaw magpa-ospital. So nakuha nyo? So ano mangyari? Magkakalato ng virus yan. So ang pinakita, di ba? Total number of cases 61,000, ang active 38,000. So dapat to ma-maintain natin yung mga health protocol. Di ba? Ang death natin kahapon, ang reported 29. Di ba? Ang recoveries, madami, 460 plus. Pero ano ako titingnan mo, generally, napakadami na ho na may virus ngayon. So dapat po, ano kailangan gawin? Palakasin po yung sarili natin. Kasi pwedeng ano, carrier ka pero wala ka naramdaman. Kasi nag-take ka ng ano, immune booster, kagaya ng first Vitaplus. E paano yung nakasalamuha mo sa labas na hindi naman dealer, na hindi umiinom? So nasusundan nyo. Kaya importante, mas spread natin ang magandang balita ng First Vitaplus. Kaya mga ka-First Vitaplus dealer, importante po madami po tayong matulungan ngayon. Kasi yung dami yung nangangailangan ng produkto po natin. Okay, lalo na po yung lumabas na bagong product natin na Forte. Revitalize Fortified with Vitamin C. Diba? At saka zinc na mineral. Nakailangan po ng katawan natin lalo na pa ngayon. Sa nasusunod na po, no? Kasi bukod dyan sa coronavirus na yan, hindi lang naman yan ang ating problema. Diba? Hindi lang coronavirus. Ang dami yung sakit. Number one nga, sakit sa puso. Eh, paano pag tag-ulan? Diba? Mamimiss, ano natin? Mamimiss natin baka mamaya, ordinary yung flu lang pala yan. Diba? Kaya ka nilalagnat, nagtotonsil ka lang, wala kang coronavirus. Tapos, diba? Hindi mo alam pala, pwede kang maapektuhan. Kasi bumabagsak po dito yung immune system ng katawan natin. Ano yung mga common na sakit, lalo na ngayon, tag-ulan na? O, tingnan natin to mga konting information na ito. No? Common na sakit, lalo na pag tag-ulan. O ito, di ba? Pag nagbi-beach ka, pag summer, nandun sa taas. Pero kahit tag-ulan, nagbi-beach ka pa rin. O yan, ganyan nangyari. So ano makuha ang sakit natin? Common na common, lagi natin. Basta pag tag-ulan, pwede yung lagi may ganyang kaso. Anong sakit yan? Leptospirosis. Bacteria po ito. Pag bacteria, nabibigyan po ng antibiotic. Isipin nyo, no? Paano nakakapasok yung mga bacteria na yan sa katawan? O kasi lumusob. Pero hindi naman lahat ng lumusob sa baha may bacteria. Hindi naman lahat nagkakasakit. Di ba? Kasi lalo na po yung merong sugat. Bakit? Kasi yung skin, pag broken, di ba, mapapasukan ng dumi yan. Eh, napasukan ng bakterya. Nakuha nyo? Yung skin, natandaan nyo kanina, first line of defense. Eh, nasugat. So, napasukan ngayon ng bakterya. At hindi lang tao. Pati ho, hayo, pwede magkaroon ng leptospirosis. Nakukuha din sa kapwa hayo. So, nasusundan nyo, no? Ano mangyari sa katawan natin pag tayo naapektuhan ng ganyang klase ng virus? O, tingnan nyo. Di ba? Halos lahat, lalo na pwedeng maapektuhan ang ating kidney. Ano pa? Ang utak natin, yung membrane, meningitis. Pwede kang mahirapan humiga, kaya ho may nababalitaan tayo na mamatay po. Lalo na yung mga hindi naagapan. So nasusundan nyo, ano? O yan po, mga sample po to ng sakit na nakukuha yung pagtag-ulan. Pero lahat ng yan, napipigilan. Napiprevent natin yung mga yan eh. Diba? Anong gawin mo? Halimbawa, tag-ulan, mabilis kang magkasakit. Diba? Paano naiiwasan yan? Diba? Palakasin mo ang immune system mo. Kaya kadalasan naririnig mo sa mga attending doctors natin yan, pag nagkasakit, diba, magpahinga, uminom ng mga sapat na gamot, o kaya palakasin ang immune system. Bottom line, immune system pa rin. Kumbaga tayo ang doktor na sarili natin eh.
eh mayroon din tinatawag na auto-intoxication. 'Di ba? May sakit ka na nga, 'di ba? Abusuhin mo pa sarili mo, lalo ka magkakasakit. 'Di ba? Alam mo nga nagkakaproblema ka sa UTI, tapos nagpipigil ka lalo pag-ihi, nare-retain niya yung infection sa iyo, pwede kang magkaroon ulit ng UTI. Sakit, may sakit ka na nga sakit, di kain ka pa ng mga bawal. So nakukuha nyo, di ba? So anong kailangan gawin para makaiwas? Yan po, take po tayo ng ano, pampalakas na immune system, lalo na kayong first Vitaplus. Ano pa po? Dengue. Tandaan nyo, ang dengue po virus, ang leptospirosis bacteria, magkaiba ng gamutan yan. Pag sinabi dengue, ano kailangan? Kailangan ng fluids. Di ba? Kasi kailangan ng tubig ng katawan. Kasi lumalapot po dito yung ating dugo. So kailangan pataasin ang platelet. Nasa lubang platelet, cells of the immune system. So nasusundan nyo, yung kanina mga pinag-uusapan natin, nakikita natin sa mga sakit ngayon. Diba? Yung platelet, cells of the immune system, tinitingnan dito sa CBC mo, yung white blood cell. Diba? Pag bumabagsak yan, humihina ang katawan mo. So dapat nasa normal limit lang po siya. So nasusundan nyo, so ito po, virus po yan. Diba? Ang mga simptomas niya, ayan po, pag nose bleeding na, nagkakaproblema na sa dugo. So, bumabagsak ang platelet. So, kailangan maagapan natin. Paano nakuha yan? Ganun din. Kagat naman po ng lamok ito. At tandaan nyo, pag ikaw nagkaroon na po ng dengue, akala mo hindi ka na magkaaroon ulit. Mag-ingat ka lalo. Bakit? Kasi pag nagkaroon ka ulit, mas malala po yan. At apat na beses po, pwede po tayo magkaroon ng dengue. Hindi ho kagaya ng chicken pox pag nabakunahan ka na o kaya nagkaroon ka na ng chicken pox. Diba? Pag nagkaroon ka na, immune ka na doon. Meron ka ng natawag na immunity. Hindi ka na ho magkakaroon ng chicken pox ulit. Iba ho sa kaso ng dengue virus. Pag nagka-dengue ka, hanggang apat, pwede ho tayo magka-dengue. Iba-iba ho siya ng strain. At yung pang-apat, yan po yung pinakamalala. So dapat po ingatan yung sarili. Diba? Nabalitaan nyo, nung isang araw, nasa news, nagkaroon na ng coronavirus, tapos bakit nagkaroon ulit? Diba? Kasi wala pang sapat na pag-aaral. Diba? Ang mga eksperto regarding dito na pag nagkaroon ka, hindi ka na magkaroon. Hindi ho. Kaya ho may mga nauulit. Eh. Diba? Nagkaroon ulit siya na ng, ano, ng virus. Diba? Na-infect ulit sila. Nakalabas na ng ospital kasi gumaling na daw sa COVID, pero bakit na-admit ulit? Diba? Kasi hindi pa gano'ng pakilala ng katawan natin yung virus na yan. Kaya dapat palakasin palalo yung immune system natin. Okay, so balikan natin itong pinag-usapan natin. No? Dengue, paano maiwasan natural? Importante po yung mga produkto ng First Vitaplus. Lalo na po yung lemongrass oil para hindi ka malapitan ng labok o hindi ka makagat. Bukod po doon, palakasin ang immune system. So maliwanag po, may mga dahilan din po bakit bumabagsak ang immune system natin. Kaya po makikita nyo sa screen nyo. Lalo na po yung stress and anxiety. Number one po yan. Smoking, alcohol, papasok na po yung sa mga habits. Tingnan nyo to. Ang stress, di ba, ang isip natin pag stress, ang katawan natin ng immune system alerto. Meron tayong tinatawag na stress hormone. Ang tawag doon cortisol. At yung stress hormone na yan, pag tumaas yan, alerto, stress ka, mataas siya, nako-compromise lahat yung ibang cell. So ano gagawin? Mataas yung stress hormone mo. Yung katawan natin, war zone, laging ready. So hindi makikilala ng sarili mong katawan kung yung ba, yung cell na yung part ng katawan mo o kalaban na pala o invader o virus o bacteria na. Kaya nagkakaroon ng sakit. Di ba binanggit ko kanina, pag stress ka, pwede ka rin magkaroon ng skin irritation. Pag nagkaroon ng skin irritation, pwede part 2 siya, pwede ka magkaroon ng autoimmune na sakit kagaya ng psoriasis o kaya lupus. Pag lupus kasi, 90% maapektuhan balat mo. Pag lupus. O tingnan niya, balikan natin stress, hindi makatulog na mahimbing, nananaginip pa. Nakukuha nyo, tapos negative yung panaginip. O yan yung isip eh. Subconsciously, nangyayari yan. Hindi natin alam. Di ba, nananaginip tayo, lagi ka nag-aalala. Pagdating sa katawan natin, sa body natin, ayun, nagkaroon tayo ng skin irritation. Pwede magdiretso yan, no? Magka-problema sa katawan, nagkaroon ka ng autoimmune na sakit. Di ba, lalo na yung psoriasis o kaya lupus. After ng katawan, yung emotion mo, madedepress ka, irritable ka, anxiety ka. Ano pinagsimulan? Stress. Susunod ngayon yung behavior mo. Kasi may mga social drinker, nagsasaya sila. Yung iba naman, stress. Diba? Pag stress, apektado rin buong katawan mo.
lalo na kung nanigarilyo ka, nag-inom ka, pati libido mo, bumabagsak din po pag stress ang tao. Wala ka din gana pagkain. Diba? At ito, para sa kaalaman ng lahat, alam nyo ba pag stress, lalo nati-trigger po ang ating blood sugar. Kasi, diba, diabetes type 1, ang naapektuhan yung iyong organ, yung pancreas. Nasaan siya? Nasa digestive system ng katawan natin. Pag hindi healthy ang gastric natin o digestive system, maapektuhan yan. Ayan o. Pwedeng tumas ngayon ang iyong blood sugar. Pag stress ang tao. Diba? Kaya lalo nati-trigger yung sakit natin na diabetes. Pag ikaw stress. So, ang stress, napakadaming factor. Diba? Lalo, pati smoking. Ang smoking, napakadaming sakit ang idudulot nito sa ating katawan. Lahat po na nakikita nyo sa screen nyo dahil huyas sa paninigarin nyo. Diba? Pero may ano dyan eh. Dok, bakit ganon? 90 plus na yung lolo ko, hanggang ngayon naninigarin nyo. Bata pa lang naninigarin nyo siya. Pero lakas-lakas pa niya. Pero yung kapatid niya namatay, pero hindi naninigarilyo. Diba? Ano kayo namatay ng kapatid? Nagkaroon ng lung cancer. Pero yung mismong naninigarilyo, hindi nakakasakit. Pero pag tinanggal mo yung paninigarilyo niyan, magkakasakit siya. Bakit? Kasi kung titingnan natin, no, yung katawan niya, nagkaroon ng immunity sa toxin, diba? Ng sigarilyo. So na-immune siya doon kasi simula bata, nakapag-develop siya na sarili niyang antibody para doon sa toxin na yun. Kaya hindi siya nagkakasakit. Pag tinanggal mo sa kanya yan, kasi ang katawan niya, part ng normal na ng katawan niya yun eh. So pag tinanggal mo yung nagiging normal sa katawan niya, bumabagsak ang katawan niya. Nagkaroon siya ng nicotine withdrawal. Kaya nag-hallucinate sila, sumasama pa iramdam nila. So nung gawin, ibabalik na lang nila ulit yun. Pero sinong naapektuhan? Yung kapatid niya. So nasusundan nyo? Kasi yung kapatid niya, walang toxin sa katawan, kagaya ng nasa sigarilyo. So pag nabigyan siya noon, hindi siya immune doon, siya ay nagkakasakit. So nasusundan nyo, no? Kaya yung iba, pag ganoon, oh, 90 plus na naman yan, eh, wag mo nang patigilin kasi normal na sa katawan niya yan. So maliwanag po. Ano maramdaman niya? Magdi-detoxify siya. Mag-healing crisis siya. Eh, maedad na. Hindi na kaya ng immune system niya yun. So hayaan na lang natin sila pag ganun. Nakukuha nyo? Pero kung yan mga bata, di ba, mag-detoxify talaga sila. Kasi lahat ng herbal, pwedeng dumasa tinatawag na detoxification o healing crisis. Pag inom nila ng first Vitaplus, para sila nilalagnat, yung may mga bukol sa leg, para may nakabara sa leg nila, may mga goiter. Di ba, yung mga irregular menstruation, sumasakit ang puso, dinudugo ng malakas. So ang tawag lahat dyan, healing crisis o detoxification. Ano kailangan mo eh? Dapat dagdagan mo lang ang pag-inom mo ng first Vitaplus. Ganon din sa mga diabetic na tao. Uminom ka ng first Vitaplus, kinabukasan tumaas ang blood sugar mo. Lalo mo dapat tuloy-tuloy ang pag-inom. Kasi lahat ng tamis ng katawan mo, kailangan mong mailabas. Kailangan gumana yung pancreas mo na makapag-produce na sariling insulin para i-attach sa cell para gamitin na energy ng katawan natin. So nasusundan po natin, no? Ano pa? Alcohol. Tandaan nyo, ang alcohol related po ito sa pulmon niya. Ayon sa mga clinician, di ba, excessive alcohol intake related po sakit sa baga. Bukod po doon, di ba, ang alcohol po toxin. Pag sinabing toxin, poison po siya. Diba? Poisonous. Kaya nga pwedeng magkaroon ng liver cancer o liver cirrhosis. So tingnan nyo ha. Pag alcohol intake, ihi ka ng ihi. Diba? Pag diabetic ang tao, ihi din ng ihi. Bakit? Kasi nakaka-trigger po, bagsak ang immune system mo. Kasi nagde-dehydrate din po tayo. Ang dehydration po, diba, nawawalan ka ng fluid sa katawan. Eh ang katawan natin, diba, almost 90% fluids yan. Diba? Tingnan nyo ha, bakit ka nade-dehydrate? Diba? Ang dehydration, diba, nagkaroon ka ng mas madami yung inilalabas mo kesa sa intake mo ng fluids o ng water. Tingnan nyo. Bakit nakaka-trigger to sa mga diabetes? Diba? Tingnan nyo. Yung diabetic, diba, meron siyang tinatawag na sugar, extra sugar na napunta sa dugo. Ang tendency ng katawan nyo, umihi ka ng umihi. Okay, so pag ihi mo ng ihi dahil excess ang sugar na nasa katawan mo, pag ihi ka ng ihi, nagtatanggal ka ng fluids, ang mangyari sa'yo, madidehydrate ka. Pag nadehydrate ka, di ba, bumabagsak ngayon ang immune system ng katawan mo.
Pag bumagsak ang immune system ng katawan mo, apektado ngayon yung digestive system mo. Eh kailangan pala para maging healthy ang immune system, dapat healthy ang digestive system. So nasusundan nyo, bakit naman pumapayat pag diabetic ang tao? O tinan nyo, di ba meron kang ano, yung excess na sugar na nasa dugo mo, di ba, idadagdag yung pag-ihi mo. Kaya ka ihi ng ihi. Alam nyo ba, yung sugar na excess na yan na inilalabas mo sa ihi kasama ng pag-ihi, hindi lang sugar, kasama huyan dyan yung calories na kinakain mo. So yung calories na kailangan dapat ng katawan natin para lumakas tayo, inilalabas din niya. Kaya mapapansin mo yung tao, mga diabetic, bumabagsak po ang katawan nila. So nasusundan nyo, kaya nagkakaroon ng mga komplikasyon, kaya lalo humihina ang katawan ng tao. Ano naman ang mga nararamdaman? Anong mga signs pag ikaw dehydrated? Makinig mabuti, no? Madalas sumasakit ang ulo. Di ba? Sakit-sakit ng ulo. Kasi nagtatanggal ka ng tubig sa katawan. Di ba? Ano kailangan mo? Eh, ang brain po natin nasa 90% nababalutan nun ng fluids yan eh. Ano gagawin ng ibang tao? Sakit ng ulo ko. Iinom ng gamot. O pill. Pills. Mga ganyan. Mga gamot. Di ba? Pag ang cause ng headache mo, dehydration, ang kailangan ng katawan mo, tubig. Dagdagan mo yung tubig mo. Di ba? Maganda ho dito yung ating ano, watermelon. Di ba? Pag mga dehydration. O lahat ng variant ng First Vitaplus maganda. Ano pa maging epekto nito sa katawan mo? Hindi ka makakapag-concentrate ng ayos. Di ba? Ang concentration mo mababa pag ikaw dehydrated. O yan pa. Di ba? Nagkakaroon ngayon ikaw ng problema sa decision making at saka yung pag-iisip. Parang wala kang maisip. O ito pa. Mood. No, anong paano sa mood? Diba? Mapapasin nyo, no? Meron kasing pag-aaral, ayun, no? Yung mga babae, 1.36%. Diba? Bakit sila nagkakaroon ng mga mood swings? Diba? Para nagiging moody. Kasama pala yun. Kaya importante, no? Dapat lagi kang may dalang tubig. O para pag yung katabi mo, lalo na yung katabi mo pagtulog, o umiinit ang ulo, bigyan mo agad ng tubig, baka mamaya dehydrated lang sila. Kasi ayun no, may pag-aaral. Kaya pala ang mga kababaihan, nagkaroon ng mga mood swings. 1.36% dahilan po na dehydrate po sila. Yung tubig nagkukulang sa katawan. Lalo na yung fluids nila sa brain. So nasusundan nyo, importante po ito. Ano pa po? Yan, bad breath. Diba? Nagkaroon po bakit? Yung saliva, hindi ka nakakapag-produce ng ayos. Diba? Nagkaroon ka ngayon ng dry mouth. So dapat lagi, ano siya, basa. Importante yung mucus. Diba? Yung mucus membrane, dapat ma-maintain natin na moisture po siya. Para saan? Maprotektahan po yung ating lalamunan. Tandaan nyo, yung throat natin, yung tonsils natin, nagsasala po yan ng dumi. So maliwanag po ha, ano pa? Constipated, natural po yan. Kaya nga pag nagiging constipated ng tao, importante ho ang fluid sa katawan. Diba? Nagkaroon ka ng excessive fluid loss dahil lalo na kung ikaw, diba, pwede magkaroon ng diarrhea. Ano pa, ang fluids na katawan, di ba, yung tubig kasi lubricate po siya, naglulubrikan po siya saan? Bito ka natin. At tanda mo, yung gulay ng First Vitaplus, maganda po yan makapag-regulate ng bowel movement. So nakakatulong po. Ano pa pa? Yan, para ka bigla nagkikraving, yung pala dehydrated ka. Di ba, minsan pag gutom na gutom ka na, hindi ka nakakainom ng tubig, nagugutom ka din. O importante tubig, di ba? So ano pa? Ito, kitang-kita yan pag dehydrated ka. Ang pag-ihi mo, iba ang kulay, dark color, dark yellow. Kitang-kita mo. May isang nakausap kami, nung uminom sila ng First Vitaplus, natatakot yung bata. Bakit daw yung ihi niya kulay puti o clear, paliwanag? Diba? Kasi nakapagtanggal mo ng toxin. So nakakatulong po sa dehydration. So makikita nyo, anong kulay ba dapat ng ihi? O makikita nyo yan. Kung ikaw dehydrated, ayan, makikita nyo po. Diba? Kung high risk ka, inom na madaming tubig, ang pinaka-dehydrated yun, number 8. So tingnan natin ang kulay ng ihi natin. Diba? Dapat po clear pa rin ang ihi mo.
O kung yung number 2 ka, dagdagan mo ng konti ang tubig. Number 3, dehydrated na. Ayun po, pababa. O, super dehydrated po tayo dyan. So, nasusundan nyo? So, importante po yan. Okay? Ano pa? Fatigue. Diba? So, pagkulang sa tubig, yan po, bababa ang ating blood pressure. Bakit nagkukulang po tayo ng oxygen supply sa buong katawan, lalo na sa brain natin? Kaya ang papakiramdam mo, pagod na pagod ka, pati fatigue kasama. Okay? Hindi ka makatulog ng ayos. So, nasusundan nyo, ito pa. Masakit yung iyong mga kasukasuan, pati yung muscle mo. Diba? Kasi dehydrated ka. Alam nyo ba, yung ating joints, diba, meron din siyang fluid sa loob niya. Okay? So, pag na-maintain natin na healthy yan, so nakakatulong siya kung ikaw nag-running. Okay, nag-jumping, di ba? Alam nyo, tingnan nyo to. Ano nakasulat dyan? Di ba? Healthy joints and cartilage, about 80% water. Pagkulang sa fluids ng katawan, so maapektuhan po yan. So, maliwanag ha? Okay, ano pa po? Ito. Ang stress, di ba? Binanggit ko, stress, dehydration, apekto sa balat. Scaly, dry skin, pati lips mo. Alam lang natin noong una, sa lips lang eh. Pag dehydrated ka, nanunuyo ang labi. Pati ho balat. Di ba? Bisan nga, nagkaroon pa ng scaling. So, nasusundan nyo? So, anong ginagawa? Pag may fluids ka, lesson po, nakakatulong po ito saan? Sa skin irritation ng tao. Lalo na po yung psoriasis saka eczema. Ito pa. Diba, bakit po pag ikaw dehydrated, bumibilis ang timok ng puso? Kita nyo? Kasi apektado yung ating electrolytes. Bukod po doon, diba, pag dehydrated ka, yung ating dugo pwedeng lumapot. Pag lumapot ang ating dugo, di ba, prone po tayo saan? Heart attack o kaya stroke. Pwede yung mangyari yan. Yung ating tibok ng puso, bakit bumibilis? Kasi nagko-compensate po ito. Kumihina yung daloy ng dugo sa puso mo kasi lumalapot yung dugo mo. Anong trabaho ng puso? Kailangan bilisan po niya. Ang tao po dyan dapat mag-compensate. Eh. So bumibilis yung heart rate. So nasusundan nyo, lahat ng yan ba pwede maiwasan? Opo naman. Kailangan lang ho maging healthy yung gut natin. Maging healthy yung ating bituka. Paano? Kain ka ng madaming gulay. Ano pa? Exercise. At sabi ho ng WHO, plenty of fruits and vegetable. At lahat ng yan nasa First Vitaplus po. Okay, maliwanag po, no? Anong First Vitaplus? Limang gulay po ito. Malunggay daw na sili, saluyot, o retalbos na kamote. Okay, ginawa ko siyang sachet o kaya Fistab, lalo na po yung ating bagong produkto na Titanium Revitalized Forte. Fortified with vitamin C and zinc. So ano po yung limang gulay na yan? May malunggay po. Ang malunggay po magaling makapagpababa ng blood sugar. Maganda po sa malnutrition. At madami pa po. At tingnan po natin, high po o mataas ang kanyang vitamin A, vitamin C and mineral na zinc. Okay? Pangalawa ho daw na sili. Anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Ang isang maganda po dito, nakakatulong mo siya pampalabnaw ng dugo. Okay, nakaiwas po tayo saan? Sa stroke, saka saan? Neurism, o kaya mga heart attack. Pangatlo sa luyot, nakakatulong naman po to sa ating bituka. So napakaganda po nito sa ating immune system. Kasi maganda po siya sa digestive problem o digestive system natin. Constipation, diarrhea, ulcer, so nakakatulong po yan. Okay? Ang pang-apat naman po, colitis, uray, o spinach. Siya naman po yung maganda sa ating baga. O halos lahat ng pinag-usapan natin nasa part ng immune system, respiratory system. Di ba? Maganda po siya sa reproductive. Nakatulong din siya sa hemostatic activity pampampat ng pagdudugo. So maliwanag po. At ang panlima naman po, talbos na kamote, pampataas po ito ng pulang dugo. At siya lang po ang halaman na mayroong iodine. So ang iodine maganda po sa may mga goiter. Hyperthyroid ka man o hypothyroid. Ayan o, cells of the immune system, platelet. So maganda po siya sa may mga dengue. Lalo na ngayon, tagulan na naman. Okay, depende po anong palasang gusto. Meron tayong dalandan, melon, guyabano, mangosteen, pineapple. Meron din po tayong kape, fortune fire. Limang gulay, nilagyan mo ng coenzyme Q. Maganda po sa may mga sakit sa puso, additional na beneficyo po yan. Migraine, masakit ng kasukasuan, cancer. Okay, mga nagdadayan sa atin, mga nasa bahay lang. Okay, maganda pampadumi. Meron po tayong L-carnitine with green tea.
Bye-bye all self. Okay, pati acid metabolism, infertility, mga nagdadialysis, maganda po to. Diabetes. Yan, sakit sa puso. So maganda rin po. Kumakapal yung ugat, atherosclerosis, kasi mataas ang cholesterol. So maganda po ito. Mga glutathione. So maganda rin po to. Yan, limang gulay, nilagyan po ng glutathione. Pampaganda ng kutis. O alam niyo ba, bukod sa pampaputi o pampaganda ng kutis, meron pa po ibang beneficyo yan. Maganda po sa ating immune system. Maganda sa muscle, saka sa joint. Yan, o glutathione po yan. Kaya nakakatulong din siya pampabata. O maganda po sa pagtulog natin, pampadagdag ng lakas. Energy booster. So maliwanag po, no? May mga question po. Handa po natin yung mga question natin. Meron tayong mga gold line, platinum line. Okay? Ito po yung ating watermelon. Maganda po sa daloy ng dugo. Kaya siya tinawag na natural aphrodisiac. Okay? At ang ating pinakabago na produkto, yan, First Vitaplus, Revitalize Plus Forte. O, fortified with vitamin C and zinc. So, napag-usapan nun natin yung vitamin C at saka zinc kanina. So, nandiyan po lahat yan. So, pampalakas po lalo ito ng ating immune system. Available na po ito noong July 8 pa po. Okay? Ito, mga natulungan natin sa First Vitaplus. Ay, gaya po nito, autoimmune disorder, psoriasis po. So, dito po, maganda na po yung kutis. Tuloy-tuloy lang po ang pag-inom. No, mga hindi na bumuntis, nodular ng toxic goiter, yan, pimples, acne. Di ba kanina topic natin yan? Okay, diabetes. So, take note, ang ininom, sweetened. Di ba, 10 box ng First Vitaplus, twice a day po. Nag normal ang blood sugar, gumanda po yung kanyang sugat. Okay? So, sweetened po ininom nito. So, maganda po sa may mga diabetes. So, ito naman po, COVID patient, senior citizen, nasa San Diego, California. Kung nakikinig si Ma'am Jeneline po, saka si Sir Romeo, nakakasamahan po ni Upline Andison. Kumusta po tayo dyan sa USA? Sama, alam ko, madami pa po tayo natutulungan dito. Available sa kanila noong time na yon, April. Kuya Mano Gold Pineapple. Okay, walang ininom na gamot, nasa bahay lang. Kayan po ang conversation kay Doc. Walang ano siya, walang binigay na gamot. COVID positive. At ang maganda po, nakapag-donate pa po sa American Red Cross ng plasma. Okay, ang pasyente nandiyan po sa gitna. Excuse me. Yan. Ito si Romeo, yung naka-black sa gitna. Si Ma'am Jenilyn yung nasa kabila. Yung naka-green naman po si Upline Antison. So maliwanag po, license kompleto BFAD, LTO, halal. May mga halal po tayo, kapatid natin mga Muslim, pwede. Okay? Anong ideal na pag inoko walang sakit, ang tamang pagkain ng gulay, 5 to 6 serving per day. So recommended, isang beses isang araw ng First Vitaplus kung wala mga sakit, wala mga maintenance. Pero ngayon, may nilalabanan po tayong virus, ha? So at least twice a day po dapat bawat araw. Okay, kung may mga sakit ka, 9 serving ng gulay. So ang minimum mo dapat, may sakit, may maintenance, twice a day. Okay, yan ang minimum mo. Pero ngayon, no, dapat to 3 times a day tayo. O kaya titanium ang iinumin natin o platinum line. Okay, so maliwanag po. Okay, kung may mga question po tayo, taas lang po na kamay para makita natin. Yan. Ayun, si Upline Isa. Kumusta po tayo? O yung mga gusto ng creature, napakasarap po. Mag-avail na po tayo. Avail na po tayo. Okay, at kasunod po natin ang ating ano, Vita Eagles Hall of Fame, si Upline Fidel. No? Kasunod po natin, huwag po tayong aalis. Nasaan na si Upline Isa? Okay, may question kanina. Upline Isa. Okay, taas po kamay. Ay, may mga question? Yan. Pa-unmute po, Upline. Yan, great morning. Great morning po, Upline. Okay. Good morning po, Doc. Oh, great morning po. Ano po yung question nyo, Upline? Yan, great morning, Upline. Sana, Upline, nasa ka na? Yan, Upline, great morning. Question po, question. Great morning po, Doc. May yung user ko po kasi sa Cebu, meron po siyang goiter. So, after 3 boxes po nang nainom niya, nag-enlarge daw po. Ano po yung dahilan na pag-enlarge ng goiter niya, Doc?
Okay, may goiter po, uminom ng tatlong box, lalo pong pakiramdam nyo lalong lumaki. Yung bukos. Nag-enlarge daw po. Nag-enlarge. Dating oh. Hindi nakita, ngayon po. Nakita. Klaro na daw po sa leeg niya, opo. Okay, maganda po, may baseline po tayo na ultrasound do sa pasyente na may goiter. Meron siyang before and after. Maganda meron. Ngayon, anong pwedeng dahilan? Pwede ho kasing yung goiter niya, sakalang niya napansin. Pero ang importante yun, dapat makita natin yung sukat ng goiter niya. Okay, ngayon, okay, pag inom niya kasi ng first Vitaplus, pwede ho talaga siyang makita, maging visible yon, kasi pwede rin sumakit yung leeg niya para may nakabara sa leeg niya. Opo, meron daw po. Ang kailangan niyang gawin, dagdagan lang po niya pag inom ng first Vitaplus. Tapos wag mo siyang mainip, dapat po tuloy-tuloy ang pag-inom ng first Vitaplus. Kasi ang dami yung nating pasyente na may goiter, pero ang naramdaman nila halos pare-parehas. Parang lumaki, para may nakabara sa leeg. Pero dapat po tuloy-tuloy. Ano lang po, intayin lang po niya yung nakusang lumiit. Pero maganda, mabantayan pa rin po siya. Okay, dagdagan lang niya ang pag-inom po dalawa, gawin po niya tatlo o kaya apat. May possible pa po, nalalaki po ba yun, Doc? Hindi yun. Kasi kailangan makita natin kung anong klaseng goiter yun nasa kanya. Ang mabilis pong lumiit, yung mga nodular non-toxic. Yan, mabilis po yun. Depende sa klase ng goiter. Dagdagan lang yung pag-inom. Salamat po. Okay, sige po. Sige po, isang question po. Thank you po. Thank you po. Okay, isang question pa po. Upline Tony. Tony Almoneda. Okay. Great morning, upline. Yes, Doc. Apo, great morning po. Saan na, saan na? Apo, yan. Okay po. Kung tanong na po. Kinig ko na. Good morning, Doc. Apo. Yung pong aking pasyente ay 2 years lang na stroke. Hindi pa siya nakaka-recover. At apo, kung magsalita siya, lagi yeah, nauulit. Ulit. Nauulit yung sinasabi. Apo. Nagbabitaplus na po yan, hindi pa? Hindi pa po. Okay. Yung stroke kasi, di ba, depende yung sa naging dahilan ng pagka-stroke niya eh. Kasi ang stroke po, merong dugo at merong bumara sa ugat. Ngayon, kung yan yung bumara sa ugat, di ba, maganda po yung chances na recovery niya. Ang tawag ko doon, infarct. Ibig sabihin, may bumara sa ugat. Mataas ang chances na makakabalik sa normal. Ngayon, kung yung naging problem po dyan, yung may dugo na pumutok sa ugat niya, medyo maliit po ang chances na magbalik po siya sa pagsasalita, saka sa paglalakad, pwede po yun. Anong magandang ipainom sa kanila na first Vitaplus? Okay. Ang ipapainom po natin sa kanila ay yung mangosteen pineapple titanium. O yun po yung in order ha. Ang una ko ipainom yung mangosteen. So ako tatanungin ito ha. Mangosteen, pineapple, titanium na watermelon. So yun po yung kanyang iinomin. Pwede ho niyang pag-rumble-rumblein yun. Sa loob ng isang araw, pwede ho siyang uminom ng 3 hanggang 5 beses bawat araw. Okay. 2 mangosteen, fruit and veggies with mangosteen. 1 watermelon na titanium. Tapos kahit walang pineapple, pwede ho niyang pagpalit-palitin yun. Ang hindi ho dapat mawawala sa pasyente, 2 mangosteen kada araw. Yung iba po, kahit ano na po pwedeng inumin. Pero yung mga binanggit ko, yun po yung recommended natin. So maliwanag po? Yes po, salamat po. Okay, maraming salamat. Thank you po and God bless po. At kasunod ko na po ang ating Hall of Fame, Vita Eagles Head. Okay, upline Fidel Perez. Thank you po and God bless po. Thank you, Doc. Salamat, you. Salamat po, Doc. Ayan. Okay, great morning po sa inyo lahat. Excited na po ba? Excited pa? O, kumusta po muna kay Mama Jocelyn. Ma'am Jocelyn, Gonzales po ba ito? Ma'am Jocelyn. At saka si Jess Santiago, nandito din po. Alfredo Cornelio. May putol-putol yung pangalan nila. No? So yan, meron din tayo sa ano, Eagle Eye Junior.
Infinite Survivor. Kumusta po? O, sa mga nandito po ngayon, naka-tune in, makikinig, a great morning po sa inyo lahat, ha? Lalo na po dun sa mga guests, mga first time. Great morning po. Welcome sa ating first Vitaplus webinar. Okay? So, dito po meron tayong dalawang programa na pag-uusapan. Pag-uusapan natin, programa sa kalusugan, pinag-uusapan na natin yon. Kayo po kanina, kasama nyo si Dr. Roland Mendiola, no? At pangkabuhayan. So, pinakita po ni Dr. Mendiola kanina kung gaano kaganda yung produkto po natin. Kita nyo naman, ha? Very effective yung product, maganda yung produkto. And then, in-explain din niya kung ano yung mga sangkap ng First Vitaplus, no? Ako naman po yung magpapaliwanag sa inyo nung pangkabuhayan natin. Yan, ha? So, pero bago po ang lahat, syempre, papakilala ko lang po muna ang sarili ko. Fidel Perez po, official speaker ng First Vitaplus. Ako po ang may-ari ng Product Center ng Batangas. At isa po ako sa mga Hall of Fame awardee ng kumpanya natin dito po sa First Vitaplus. Ha? And then, syempre, pakilala ko din po sa inyo si Ma'am Doyi Taktakan Tumpalan, ang President and CEO ng ating kumpanya. Si Sir Sok Tumpalan, ang Chairman. Sila pong mag-asawa ang may-ari ng, syempre, number one MLM company sa Pilipinas. Walang iba kundi ang First Vitaplus. Ang good news po, ha? 18 years na ang kumpanya natin. At sa buong 18 years na yan, marami ng mga tao ang natulungan na mapaganda ang kalusugan. Marami na rin pong mga tao ang natulungan na gumanda ang kabuhayan. Isa na po ako sa mga yan, no? Okay, so yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, business plan ng kumpanya natin ng First Vitaplus. Ibig sabihin, pag-uusapan po natin pera. Pag-uusapan natin negosyo. Ready na po ba kayo na pag-usapan yan? Kung ready na kayo, ito muna ang tanong ko. Do you want to be wealthy? Gusto niyo po bang maging mayaman? Alam ko kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, gusto mo yan. Bakit? Dahil sa panahon ngayon, napakaraming nagugutom. Sa panahon ngayon, napakaraming naghihirap ng mga Pilipino. Tama po ba? Opo. So alam niyo ba, ayon sa Dole, ha? 10 million na mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Marami na nga pong nawalan eh. Pero abot pa ng 10 million, ha? Ngayon pong pandemic. Bukod po dyan, alam niyo po bang malungkot? O mga airline companies, magpabawas ng mga empleyado, magtatanggal. Kasi nga dahil sa lumiliit na bilang ng mga flight nila. Kawa naman, di po ba? Bukod pa doon, ayan, mga jeepney driver. Balita lang po kagabi yan, ha? Namamalimos sa kalsada. Nagbabala pa nga sila dati na ibabalandra nila yung mga jeep nila sa kalsada. Bakit? Nagugutom sila. Pakiramdam nila, eh napapabayaan sila ng gobyerno. Nahihirapan na sila masyado. Sa SSS po ng mga opisina, alam nyo po bang ang haba ng pila sa ngayon? Dahil maraming mga Pilipino ang gustong mag-file ng calamity loan. 8,000 pesos para lang maidagdag sa mga pang-araw-araw na kanilang mga pangangailangan. Mga OFW sa Saudi Arabia, alam nyo po bang napilitan ng magbenta ng dugo? Para lang meron silang ipangkain. O nagalit pa nga sila kay Secretary Bellew eh. Dahil hindi raw naman nila pangkain lang yon, ha? Anyway, pero yan ang realidad ng buhay. Okay? At buong mundo, alam nyo po ba kung gaano karami ang mga stranded ng mga Pilipino? 167,000. Imagine nyo yun, ha? Buong mundo po yon. At majority sa mga yan, mga OFW. Ang problema at ang malungkot, wala naman naghihintay na trabaho sa kanila dito sa Pilipinas. Oh, ngayon, ang tanong mo, bakit ko kinukwento sa inyo ngayon yan? Simple lang. Para maramdaman mo at makita mo na napakaswerte mo ngayon kasi nakita mo ang First Vitaplus. Dahil kapag ikaw ay na-interest at nakasali, hindi ka na makakasama sa mga datos ng gobyerno na yan. Dahil maaari ka ng kumita, mabago ang iyong buhay at yumaman dito sa kumpanya ng First Vitaplus. O ngayon, ang tanong mo, o sige nga Fidel, paano ba kami sasali? Paano mag-uumpisa sa First Vitaplus? Madali lang po yan. Para po kayo makapag-start, kailangan mo lang bumili ng First Vitaplus Power Pack.
Oh, ito pong nakikita nyo sa screen, ito po yung ating standard power pack, ha? Dalandan flavor. Oh, bukod pa po dyan, meron po tayong bago ngayon, gold combo power pack. Oh, pinagsama po yan, ha? 6 boxes ng dalandan gold at 6 boxes ng melon gold, oh, sa halagang 9,150. At meron pong bago. Oh, ito po yung bago natin, ha? Meron tayo ngayon na 34-in-1 coffee. Imagine nyo, ha? 34-in-1 kape, may gulay na, may prutas pa. Ewan ko lang naman kung hindi pa tayo maging healthy lahat yan. At ang good news sa mga Pilipino, yan lagi po ang iniinom sa umaga, coffee, hindi po ba? O ngayon, good news, ha? 10 boxes plus 2. Sa halagang 8,800 mo, balikan po natin yung dalandan kanina, ha? 8,800 mo ang laman, 12 boxes. Ang good news, 10 lang ang babayaran, libre ang dalawang kahon at automatic dealer ka na ng First Vitaplus. Kapag ikaw ay dealer at nakasali ka na dito, ha, meron pong mga benepisyo. Pag-usapan natin yan. Number one, meron kang 25% discount sa lahat ng produkto ng First Vitaplus. Number two, oh, meron kang libreng paggamit ng ating mga company facilities. Kapag tapos na po ang pandemic, kapag normal na po ang lahat, pwede po kayong pumunta sa opisina. Ay, ang ganda po ng opisina natin. Nandito po tayo sa Suntree Tower, Meralco Avenue sa Pasig. So, pagka po pwede na po kayong pumunta, lahat po ng mga facilities ng kumpanya, libreng magagamit kasama sa benepisyo mo. Naka-aircon ka pa. Number three, o meron ka ng access sa website ng company, www.firstvitaplus.net. Number four, free training at seminar. Hindi ka lang namin basta pasasalihin. Alam ng company, pagsali mo ngayon, bago to sa'yo, hindi mo alam. Ang maganda, ibibigay ng libre yung mga training at mga seminars mo rito. At yung panglima natin, proven business system. Bakit proven? Marami ng yumaman, marami ng kumita sa First Vitaplus. O tanong ngayon, gusto mong kumita, yes or no? Kung ang sagot mo yes, ito ang susunod mong tanong, paano kikita sa First Vitaplus? Madali po yan. Dahil meron tayong tinatawag na multiple ways to earn. Marami ang paraan kung paano kikita. Number one, retail profit. O yung kilala mo sa benta-benta, direct selling. Paano nga kikita sa retail profit? Dahil sa 25% discount mo sa lahat ng produkto. Ang maganda, wala namang kota. O halimbawa, bibili ka ng isang kahon ng dalandan. Ang halaga, 880. Dahil dealer ka na, syempre meron kang 25% discount. Ibig sabihin, ng isang kahon, mabibili mo na lang ng 660. O kung binibenta-benta mo yan, bawat isang kahon, meron kang kita na 220. Kapag nakakadalawang kahon ka sa isang araw, 440 yon. Sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 13,200. Ito maganda. Yung 13,200 mo nakita isang buwan, pwede mong kitain kahit nasa bahay ka lang. Yes, kasi po nandito na si Miss Vita. Pwede kang mag-order sa kanya. Ano lang gagawin mo? Pwede kang mag-text, mag-message sa Viber o kaya naman sa Facebook Messenger. At lahat ng order mo, direktang ipapadala mismo sa bahay mo. Ganun lang kadali. And then next, number two natin, online store. Paano makikita sa online store? Simple. Bibili ka lang ng website. Yung website mo, nakaset up na yan para sa'yo. Di ka na mag-iisip. Sinet up na ng company para sa'yo. Ang gagawin mo na lang, isi-share mo sa social media. Pwede sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Pag na-share mo, ibibisit ng mga tao. Makikita nila lahat ng produkto ng kumpanya natin. Kapag sila nag-order, ang good news, hindi sila sa'yo o-order. Direkta silang o-order sa opisina. At ang order nila direktang ipapadala kahit nasaan sila sa buong mundo. Ano maganda dun? Lahat ng order nila na dumaan sa website mo, yung 25% ibibigay sa'yo. Ganun kadali. Number three natin, o ito naman, sales commission. Sa sales commission, pwede kang kumita ng 500 pesos sa bawat power pack na mabibenta mo. Ang tanong mo, paano ako makakabenta ng power pack? Simple lang. Iimbitahin mo lang sa ating Zoom meeting. Paatinin mo lang sila sa ating webinars. Parang ganito. Yung kumari mo, pina-attend mo sa akin. Na interest,
sumali. Ano ibig sabihin nun? Bumili ng power pack, nag-dealer. Nung yung kumari mo sumali, ikaw kumita ng 500. Ganun lang. O halimbawa, 10 yung naimbita mo, lahat nag-dealer, lahat bumili ng power pack. Meron kang 10 500. Walang limit, kahit ilan pwede. At eto pa, kapag platinum o titanium power pack ang binili mo at nakabenta ka ng platinum at titanium power pack din, hindi na 500, 1,000 na ang sales commission mo. O di ba ang laki? O sige nga, kung papipiliin ka, anong gusto mo? 500 o 1,000? Siyempre kung ako, yung 1,000, mas malaki yun eh, hindi po ba? O next natin, number 4, max up sales commission. Paano makikita sa max up sales commission mo? Kapag platinum power pack ang binili mo. O di ba kapag nakabenta ka, meron kang 1,000? Ito pa maganda. Yung mga grupo mo sa baba, kapag nakabenta rin ng platinum o titanium power pack, meron kang kita sa kanila up to 8 level mo. Ibig sabihin, pwede nang umabot ng 2,000 yung max up sales commission mo. Ganun ang pwedeng kalaki, ha? O next natin, number 5, sales override commission. Paano ka naman kikita sa sales override commission? No? Anong meron? O ito, pwede kang magkaroon ng 440 worth of product. Paano yon? Simple. Di ba sumali ka? Inimbitahan mo yung kumare mo. Yung kumare mo, inimbitahan niya yung classmate niya. Nung yung classmate niya sumali, ikaw magkakaroon ng 440 worth of product. Naka-voucher po yun, pwede mong palitan green coffee, fruity, o kaya naman dalandan convenient pack. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo doon. O yung pong sales override commission mo, basta benta ng direktang binentahan mo, yung kumari mo yon, lagi kang may 440 halaga ng produkto na makukuha. Okay? O next natin. Number 6, rebates. Pwede kang kumita sa rebates. Paano kikita sa rebates? Kapag yung mga grupo mo sa baba, namimili, nagre-repeat order ng produkto. Kahit personal na panggamit niya o pang benta-benta niya yan sa mga tao. Ang kita mo dyan, up to third level mo. Opo, hanggang third level. Halimbawa, yung first level mo bumili, may 3% ka sa lahat ng pinamili niya. Yung second level mo, may 2% ka. Yung third level mo, may 1% ka. Ang total niyan ay 6% rebates kada buwan. Pinamili ng buong grupo mo ngayong month of July. Sa 5th ng August, ibibigay sa iyo rebates mo. Namili ang buong grupo mo naman ng month of August. Sa 5th ng September, ibibigay sa iyo ang rebates mo. Para kang kasosyo ng kumpanya. Halimbawa, naimbita mo ako dito sa Manila. Umuwi ako ng Laguna, taga Laguna ako. Bawat bili ko sa opisina ng Laguna, kahit hindi kita kasama, may rebates ka dito sa Manila. Halimbawa naman, taga Mindanao ako. Marami po tayong opisina sa Mindanao. Ha? Meron sa Davao, Kidapawan, meron sa Cotabato, General Santos, Cagayan de Oro, meron sa Iligan, meron sa Bukidnon. Marami pong opisina doon. O halimbawa, naimbita mo ako dito sa Manila. Umuwi na ako ng Mindanao. Bawat bili ko sa opisina ng Mindanao, kahit hindi mo alam, kahit hindi kita kasama, may rebates ka dito sa Manila. Ganun lang kaganda yon. O next natin, number 7, rev up rebates. Rebates din, pero mas pinalaki. Bakit mas pinalaki? Eh kasi po, kung kanina hanggang third level ka sa kita, dito sa rev up rebates mo, up to 8 level, pwede kang kumita sa kanila. Kung kanina hanggang 6% ang kita mo, dito sa rev up rebates mo, up to 15% ang pwede mong kitain. Ano lang gagawin? Kailangan mo lang bumili ng 1,800 na halaga ng produkto every month. Accumulated naman yon para makuha mo yung mga sales club category na gusto mo. Halimbawa, naabot mo na yung chairman. Kapag naging chairman ka na, forever na, yung 15% maximum potential income mo sa rev up rebates mo. Alam nyo ba, meron tayong dealer ngayon kumikita ng 100,000 kada buwan. Saan yon? Sa rev up rebates pa lang. Ha? Okay, next natin. Number 8, group sales override commission or GSOC. Pwede kang kumita ng 1,500 every sales match. Ano yung sales match? Para mas malinaw, bawat pares. Paano yun? Simple. Kapag ikaw ay sumali o nag-dealer,
makikreate ka ng dalawang grupo mo. Group A o group B at group B. O halimbawa, yung kumare mo, sumali, nilagay mo sa group A mo. Yung kapatid mo, nilagay mo naman sa group B mo. Pag may tao ka sa A, may tao ka sa B, magpapare sila. May additional kang kita, 1,500. Bukod sa 500 na kanina na sales commission mo, nagpares, may additional ka pa na 1,500. Dalawang tao pa lang, kumita ka na ng 2,500. Pwede na, malaki, hindi po ba? O, ngayon, ang good news, sabi, group sales. Ano ibig sabihin? Kahit hindi mo benta, kahit hindi mo imbita, basta yung grupo mo, nagbebenta at nag-iimbita pa. Halimbawa, yung kumare mo, nakaimbita ng classmate at kaibigan niya, nag-dealer. Yung kapatid mo, nakabenta sa ka-textmate at ka-Instagram niya, sumali. O, ano maganda doon? Kahit hindi ikaw nakabenta, basta may dalawang sumali sa imo, may dalawang sumali sa bimo, magpapare sa'yo. 1-5-1-5. Sino? Ikaw. Ganun lang kasimple yun. Dalawang 1-5, hindi ikaw nag-imbita, meron kang 3,000. Pwede? Oo naman. Eto pa. Kahit sa abroad o international, pwede ka nang mag-imbita. Yes. Pwede na. Bakit? Kasi meron tayong online registration. Anywhere in the world, basta may internet, pwede. Halimbawa, yung grupo mo sa A, nakabenta sa Japan, sa US, Australia, Canada, Europe, Africa, Middle East. International, lahat sila nag-dealer. Posible? Yes, pwede. Sa kabilang grupo mo, may mga sumali sa probinsya. Bulacan, Bicol, Pampanga, Cebu, Baguio, Davao, Batangas. Posible? Yes. O, pero hindi ikaw nag-imbita, pero nag-dealer. Tingnan mo ha. Maraming sumali sa group A mo, maraming sumali sa group B mo, dahil may tao ka sa A, may sumali sa B, magpapare sa'yo. 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5, 1-5. Ang dami pong 1-5 niyan. At ang maganda, yung 1-5 up to infinity level. Ano ibig sabihin? Walang katapusan. Basta nagpapares, magwa 1-5 ka na magwa 1-5. Nasusundan? O, kaya lang, eto, may nag-iisip. Baka naman, pag ganyan ang negosyo, yung mga nauna lang ang yumaman. Kaming mga nahuli, kawawa naman. Baka mabuti kayo, nauna na, kami maubusan nyo na. Hindi po totoo yun. Sa First Vitaplus, walang nauna, walang nahuli. Kahit nauna ako sa'yo, hindi kita maubusan. Pantay po yung opportunity na ginawa ng kumpanya sa atin. Kaya hindi ka kawawa kahit nauna ako sa'yo. Paano nangyari yun? O, eto po. Ang company ay naglagay ng maximum GSOC. Yung 1,500, nilagyan ng limit, nilagyan ng maximum. Ang pwede lang bayaran sa atin, 10 sales matches per day. Multiply mo sa 1,500 yung 10, di meron kang 15,000. Yun yung maximum nating lahat, kaya hindi ka kawawa kahit nauna-nao sa'yo. Paano nangyayari? Every week, meron tayong 5 days transaction. Nag-start ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, tapos Saturday and Monday, isang araw lang ang bilang noon. Meron kang group A, meron ka ding group B. O, transaction natin Tuesday halimbawa. Tuesday, nakabenta yung group A mo ng 5, 7 ang group B mo. O, di ba meron kang 5 sales match? O, i-multiply natin sa 1-5 yun, kumita ka ng 7,500. Isang araw lang, malaki kaya yun. Alam niyo po ba ang SAP namin sa Laguna? Hindi pala namin, hindi ako kasali doon. Yung SAP sa Laguna pinamimigay, 6-5 yun, one time lang. Samantalang dito, 7-5 at pwedeng araw-araw. Ganun kaganda. O ngayon, may sumobra ka namang dalawa sa B-side mo. Kasi 7 yun. Yung sobra, yung walang kapartner, ibababa po sa susunod na araw. Ang tawag doon, waiting. Maghihintay ng mga kapartner sa kabila. O next day transaction. 6 ang nabenta ng group A mo, 4 ang nabenta ng group B mo, dahil may waiting na dalawa, naging 6 din. Meron kang 6 sales match. Kumita ka ng 9,000. Isang araw lang yon. Thursday transaction, 6 ang nabenta sa A, 5 ang nabenta sa B, meron kang 5 sales match. Kumita ka ulit ng 7,500. Dito ipapakita ko sa inyo na walang nauna, walang nahuli. Halimbawa, bago ka pa lang, konti pa lang grupo mo, Friday, nakabenta ng 12 ang group A mo, 15 ang group B mo. Dapat ang babayaran sa'yo, 12 sales match. Pero dahil may maximum, 10 lang ang babayaran. Kumita ka ng 15,000. Malaki na yun, yun yung maximum mo isang araw.
Ako naman, nauna na ako sa iyo. 20 na benta ng group A ko, 30 na benta ng group B ko, dapat 20 ang sales match ko. Pero 10 lang din ang babayaran kasi pareho lang tayo. Kumita ako ng 15,000. O di ba pantay tayo? 15,000 ako, 15,000 ka din. O tingnan mo ha, konti lang ang benta ng grupo mo. Mas marami ang benta ng grupo ko. Pero pareho lang ang babayaran sa akin ng kumpanya. Kaya walang nauna, walang nahuli. Kasi mag-aabot tayo sa maximum. Ako, pag umabot ako ng maximum yung 15,000, hindi na ako pwedeng lumampas doon kahit kailan. O ano gagawin nyo ng mga bago? Bibilisan mong palakihin yung group A at group B mo. Pag mabilis sumakyan, mag-15,000 ka isang araw. Kapag nangyari yon, pantay na tayo. 15,000 ako, 15,000 ka na rin. Gusto nyo ba yon? O syempre naman, di po ba? Ang laki na kaya. Kapag transaction mo yan, isang linggo, meron kang 54,000. O. Ngayon, meron po tayong binabayarang tax sa government. 10% po yan. Tuwing meron tayong commission. O, bawasin sa 54,000 yung 10%. O, ang total mo, 48,600. Bukod sa tax na binabayaran natin, every week na meron kang kita, okay, meron kang commission sa GSOC, bibili ka sa kumpanya ng isang kahon. Ang halaga, 660. Ang tawag po doon ay SCQ. Yan, Sales Commission Qualifier. Yan po ay lalagay po yan sa voucher, i-deduct na yan sa kinita mo o sa cheque mo. Ha? Yan, naka-voucher yan, ikaw bahalang mamili. Pwedeng dalandan flavor o kaya naman coffee 145. Okay, kapag ka nabawas na yung 660 mo, meron kang 47,940. Yan ay yung one week net income. Malaki yan. Alam nyo bang sa kumpanya, mga white collar job na po yan, hindi po ba? Baka nga managerial lang ang trabaho niyan, hindi ba? Samantalang dito sa atin, isang linggo lang kaya mong kitain yan. O ngayon, kapag yung group A at group B mo, ha, yung group A mo nakakapagpasali o nakakapagbenta ng 10 o mahigit pa sa 10. Yung group B mo ganun din, 10 o mahigit pa sa 10. Ibig sabihin, everyday, 10 sales matches ka na. Maximum ka na everyday. Meron kang 15,000. Potential income mo, eto na. 15,000 per day, 75,000 per week, at 300,000 per month. O ano? Nanggigigil ka na ba? Kung gigil na gigil ka na, dadagdagan ko pa. Kasi meron pa tayong pang 9 na kitaan. Ang tawag dyan ay Platinum Power Advantage. Kapag Platinum Power Pack ang binili mo, eto maganda. Bukod sa 1,500 na GSOC mo, meron ka pang 1,700 na PGSOC. Yes. Kung meron kang maximum na 10 sales matches sa GSOC, 1,500 ang isa nun. Meron ka pang plus 5 maximum sa GSOC mo, 1,700 ang isa. Ibig sabihin, 10 plus 5, meron ka ng 15 sales matches per day maximum. Kaya potential income mo, pwede ka nang kumita ng 23,500 a day, 117,500 per week, at 470,000 per month. Grabe, no? O ano, gustong-gusto mo na ba? Kung gustong-gusto mo na, wait lang kasi meron pa. Meron pa tayong pang 10 na kitaan, yung ating titanium plan. Kapag titanium power pack ang binili mo, ha? O ito po ang maganda. Iyan po ay 8 canister plus 2. Ang halaga niyan, 16,250. Pero ang good news, dahil naka-power pack yan, 12,999 mo na lang babayaran. Hindi mo pa ginagawa ang negosyo, kumita ka na sa produkto. At ito pa po ang maganda. Noong July 8 lang, meron tayong mid-year anniversary. Meron pong nilaunch si ma'am na bagong produkto. Ito po yung bagong power pack natin. Yung ating Revitalize Plus Forte Titanium Edition. Oh, ito po yung maganda ha. Kasi po, fortified with vitamin C and zinc. Napapanahong produkto para po makaiwas ang mga tao. Tayong lahat makaiwas tayo sa COVID-19. Dinisign po talaga yan para makaiwas tayo sa pandemic natin ngayon ha. Imagine ninyo, ito sigurado pagkakaguluhan ng mga tao. Sigurado dahil very effective ang product natin. Na maganda, effective na ang produkto, may maganda pang negosyo. Kasi kapag platinum power pack na ang binili mo, naku, eto na.
Hindi na 10 sales matches ang maximum mo, hindi na 15 sales matches. Dahil meron ka ng 16 sales matches per day. Yes, tama ang narinig mo. 16 sales matches. Ibig sabihin, kapag platinum pala, potential income mo, pwede kang kumita ng 24,000 a day, 120,000 per week, at 480,000 per month. Ganyan kalaki ang kayang ibigay sa'yo ng kumpanya ng First Vitaplus. O ano, nakapili ka na ba? Sige nga, kung bibigyan kita ng pagkakataon, ano gusto mo? 300,000, 470,000, o 480,000 per month? Pero okay lang. Kasi kahit hindi ka naman pumili, okay lang yun. Ang totoo, hindi mo talaga kailangan pumili. Dahil lahat ng product line, pwede mo nang bilihin ng sabay-sabay. Yes. Pwede kang bumili ng standard, pwede kang bumili ng P-Solution line, pwede kang bumili ng Platinum line, pwede kang bumili ng Titanium line ng sabay-sabay. At ang maganda, pwede mo siyang bilihin ng sabay-sabay, hindi lang isang account. Tig po 4 accounts bawat isa. Kung apat yan, pwede ka na palang bumili ng 16 accounts ng sabay-sabay at lahat sa'yo nakapangalan. Imaginin mo yon. O ngayon, pag na-maximum mo lahat ng 16 accounts mo na yan, pwede kang kumita ng 1.2 million sa standard, 1.2 million sa P-Solution, 1.880 sa Platinum, at 1.920 sa Titanium. Kapag pinagsama-sama natin yan isang buwan, pwede kang kumita ng 6.2 million per month. O, yan ang nakakagigil. Hanggang ngayon po, nababaliw ako sa kitaan na yan. Kasi hindi 1 million ha, hindi 2 million. 6.2 million per month, yan yung kayang ibigay sa'yo ng kumpanya ng First Vitaplus. O tanong, sasali ka na ba o magjo-join? Ngayon na o mamaya-maya pa? O baka naman nag-iisip ka? Iniisip mo, sabi mo, Fidel, maganda yung pinaliwanag mo. Nagustuhan ko talaga yan. At kahit 16 na accounts, kaya kong bili ng sabay-sabay yan. Ang tanong ko lang, totoo bang may kumikita sa First Vitaplus? Totoo bang may yumayaman sa kumpanya ng First Vitaplus? Ang sagot po, yes. Bakit kina sabing yes? Kasi isa po ako sa mga taong totoong natulungan ng kumpanya ng First Vitaplus. Kanina, nagpaliwanag, pagpakilala ko sa inyo, sabi ko, official speaker, product center owner, Hall of Fame awardee. Totoo naman yun. Kaya lang, ngayon na lang. Alam niyo po ba, bago ako naging dealer, bago ako nakasali sa First Vitaplus, dati lang po akong tricycle driver. Mukha pa po bang tricycle driver tong itsura na ito? Yes, dati po akong tricycle driver. 10 years akong tricycle driver sa Laguna, kumikita ako ng 150 pesos sa araw. Pag malakas ang biyahe, mabot ako ng 200. Nung ako nagka-tricycle, hindi kami nakakapag-grocery ng asawa ko. Kasi maliit lang kita. Yung biyahe ko maghapon, hindi ko sinusulit sa asawa ko yun. Ang gagawin ko, bago ako umuwi ng bahay, ako na mamimili. Bigas, ulam, kape, asukal, sabon, toothpaste, shampoo. Alos lahat yun, tingi-tingi lang, sachet-sachet. Kaya kinabukasan, hindi pwedeng hindi bibiyahe ulit. Kasi wala na namang kakapihin. Meron kaming dalawang anak, syempre bata, nagre-request sa Jollibee. Pumupunta naman kami paminsan-minsan. Kaya lang, kung pumunta kami sa Jollibee, yung dalawang anak lang namin ang kumakain. Kami mag-asawa, nagkukwentuhan lang kami sa lamesa. Kasi di namin kayang umorder ng apat na order na Jollibee, noon po yun. Pag may handaan ng pamilya namin, sa amin sa Laguna, probinsya, uso ang handaan. Siguro sa mga lugar nyo, uso din naman, no? Anniversary, reunion, birthday, and kasalan. Pag hinanap mo ako, nasa likod bahay ako noon. Katulong ako pagkakatay ng baboy, tagagatong ng sinaing, lahat ng uhugasan, ako na yon. Hugas ng kaserola, hugas ng talyase, hugas ng kaldero. Bakit ko ginagawa yon? Kasi wala akong perang pangambag. Kaya ang iniambag ko, serbisyo ko na lang. Yun yung buhay ko dati nung ako tricycle driver pa. Kaya lang, nasama din ako dito sa programa ng First Vitaplus. May maganda nangyari sa akin. Alam niyo ba kung ano maganda nangyari sa akin? Nakakapag-grocery na po kami ngayon. Masarap palang magtulak ng postcard sa grocery store. No? Ngayon nga, iba na akong mag-grocery. Alam niyo kung paano? Lahat ng gusto ko, pwede na. Gusto ko yan. Lagay ako sa postcard. Gusto ko ito. Ganyan lang ako ng ganyan, no? Dampot lang ako ng dampot. Kayo po, paano kayo nag-grocery ngayon? Malamang ganito. Gusto ko yan. Ay, ayoko pala niyan. Gusto ko ito. Ayoko pala nito. Pag nakita mo yung presyo, binabalik mo sa lalagyan.
Subukan mo, nakidampot pa ng Yakult ang anak mo. Ano sabi mo sa anak mo? Masama sa'yo yan. Ganun ba nangyari? Noon po, ganun kami. Ngayon, nagbago na. Para mas maintindihan nyo, isi-share ko sa inyo. Ito po ako dati, at ito ang aking tricycle. Putas ang bubong, putas ang flooring. Nihingan ako dyan, 600 sa bubong, 600 sa flooring, i-repair. Di ko may pagawa. Kasi ang pinikita, hindi totoong kasya, pinagkakasya lang. Kaya para magpagawa niyan, wala akong budget para dyan. Pero na masama ako sa programa, sabi ko, may magandang nangyari. Hindi po ba? Ano maganda nangyari sa akin? Bukod sa nakakapag-grocery na kami, yung tricycle ko na yan, pinalitan ko na nito, XRM. Pwede? Siyempre, anong pangarap ng tricycle driver? Motor. Ang good news, binili ko yan. Hindi yan hulugan. Marami may ganyan ngayon, hulugan. Pagkatapos ng isang taon, hindi mo na makita. Nasaan na kaya? Nabatak na pala, hindi po ba? Hanggang ngayon, nasa akin po yung motor ko na yan. Tapos, unti-unti, gumaganda negosyo. Ito po, sinunod ko. Bumili ako ng kotse. Pero second hand lang muna. Pwede na din, kahit second hand. Siyempre naman, dating tricycle driver, mag-uwi ng kotse, pag-uusapan, hindi. Pinagkwentuhan talaga ako ng mga kapitbahay ko. Alam nyo, kwentuhan nila. Sabi nila, siguro may sugar mommy yan. Kasi di pa po naniniwala sa baita. Tapos, siyempre, unti-unti, gumaganda negosyo. Ito po, sinunod ko. Bumili naman ako brand new top of the line Honda City. Nung makabili ako ng kotse na yan, yung mga dating hindi naniniwala, unti-unti, naniniwala na sila. Ganyan talaga ang mga Pilipino, to see is to believe. Kahit kapitbahay mo, ganyan ang ugali. Di po ba? O, nakakita ng resulta, maraming naniwala. Nakaipon ako ng mahigit 1 million sa bangko. O, sige nga po, kung may 1 million kayo ngayon, isip-isip, may 1 million ka ngayon, ano bibilihin mo? Ako naman, may binili po ako sa Calamba City sa Laguna. Bumili ako doon ng 6-door apartment. Yan. Ha? Nung binili ko yan, buo na apartment na. May umuupa na. Yung mga umuupa, sinama na namin sa bentahan. Hindi po sa akin na sila nagre-rent. 3,000 ang isang kwarto, 6 na kwarto, kumikita pa ng 18,000 kada buwan. Pwede na yon. Para na akong empleyado noon, hindi po ba? Ang masarap, wala akong ginagawa. Kubra lang ako ng kubra ng bayad nila dyan. Tapos, siyempre, yung kotse ko pag Wednesday, hindi ko mailuwas. Coding ako sa Manila. Mauhuli ako kapag lumuluwas ako ng Wednesday. Para walang problema sa coding, alam niya ginawa ko. Nagdagdag pa ako ng sasakyan. Ayan. Toyota Grandia. Oh. Alam niyo ba, nung makabili ako ng Toyota Grandia na yan, dyan ako nag-umpisang naging awardee ng kumpanya. Network Builder Awardee. Kung hindi nyo po na itatanong, tatlong beses akong naging number one ng buong kumpanya natin. At ngayon nga po, Hall of Fame na ako, nag-graduate na ako, na Hall of Fame na ako sa company. Alam nyo ba, noong ako bata pa, noong ako nag-aaral, hindi nga po ako na-honor kasi isa po ako sa pinakamahina sa klase. Alam nyo kung saan ako nakaupo? Row 4, yan. Tabi ng basurahan, malapit sa pintuan ng CR. No? Tapos, alam nyo ba, noong araw, hindi po ako nasasabitan kahit po yung mga MOS. Alam niyo po ba yung mga MOS? MOS Industrious, MOS... basta marami yan, hindi ba? Siguro kung mayroong MOS Amos, masasabitan ako nung araw, no? Hindi po ako nasasabitan. Nagkaroon ako man ako ng ano, ng ribbon, dalawang beses. Alam niyo kung ano nakalagay? Graduate. Kung hindi pa may graduation, di po ako masasabitan ng ribbon. Dati, nung ako po bata, nung ako nag-aaral, di po ako nasasabitan, di ako na-awardan. Ngayon po, alam nyo kung saan ako na-awardan? Ultra. Ang laki niyan. Mayroon pa po ako sa Mall of Asia Arena. At syempre, nung naging Hall of Fame po ako, nako, doon po ako in-awardan sa Smart Araneta Coliseum. 15,000 po ang attendees doon. O, di ba big time? Anong point ko? Simple lang. Yung dating tricycle driver na walang alam sa buhay, mahina sa eskwelahan, pero ngayon po nagkaroon ng future sa First Vitaplus. Ibig sabihin lang, ang kumpanya natin walang pinipili. Kahit mahirap ka, kahit di ka nakapag-aral, kahit hindi ka magaling nung araw, sa First Vitaplus, galingan mo lang, yayaman ka dito katulad ko sa kumpanya natin sa First Vitaplus. No? Tapos, sabi ng asawa ko, lagi na lang ang kotse, pa magpagawa naman tayo ng bahay. Sabi niya sa akin, o, di nangarap po kami ng bahay. Kayo po ba ay nangarap din ng bahay? Yung magandang bahay, yung up and down, yung apat ang kwarto, may apat na CR,
yung may garahe, magandang garden, may tatlong katulong, pogi may ari. Akin lahat po yun. Ito po yung bahay ko ngayon. Oh. Pwede na? Ang halaga niyan, 7.5 million. Dating tricycle driver, high school graduate. Alam niyo po ba nung maimbita ako, nung mag-attend ako ng ganitong presentation, wala nga po akong 8,800, wala akong pera. Alam niyo kung ba't ako nakasali? Nangutang. Palagay niyo ba nagsisi ako? Nangutang ako dati? Wala akong pinagsisihan. Ang laki na ng pinagbago ng buhay ko ngayon. Nung ako nagka-tricycle pa, eto, tandang-tanda ako eh. Nung ako nagka-tricycle pa, pag naghatid ako sa subdivision, nakakita ako ng ganyang kagandang bahay, iniisip ko lang, sabi ko, pag binigay sa akin ng may-ari, hindi ko tatanggapin. Alam nyo kung bakit? Kasi ang daming ilaw, hindi ko kayang bayaran ng kuryente. Pero noon yon, ngayon po, ayan na ang bahay ko. Nakita nyo po ba yung dalawang kotse sa gilid? Bukod dyan, meron pa akong sasakyan. Gusto nyo makita? Yung dating tricycle driver, nag-sports car pa. Oh, tingnan nyo yan. European car po yan, ha? Ang pangalan niyan, Pujo. Alam nyo po, pagsakay kami mag-asawa, dumaan kami, yung mga tao lumilingon. Tapos yung iba nagmumura, sabi, hayop, ang ganda. Sabi ko sa asawa ko, ma, minumura ka. Niloloko ko yung asawa ko. O, yan po yung kotse namin, ha? Alam nyo, sa totoo lang, imagine niyo po na yung dating tricycle driver na walang pera, walang alam sa buhay, ngayon po, tingnan nyo po ang kalagayan. At ang masarap po dito sa kumpanya natin, sa First Vitaplus, nako, hindi ka lang tuturo ang yumaman. Tuturuan ka pa kung saan mo ilalagay yung kinikita mo dito sa First Vitaplus. Kasi meron nga po kaming training kay ma'am, Fat to Financial Freedom. Alam nyo maganda doon. Sabi niya kasi, ayokong makita na yung dating tricycle driver na yumaman, balang araw makita ko bumalik sa pagka-tricycle niya at naghihirap. Kaya pati po kung saan ilalagay ang pera, tinuturo po ng may-ari ng kumpanya natin. Ganun po kabait ang may-ari ng kumpanya. Kaya naman, alam niyo po ba, certify na businessman na po ako talaga. Bukod po sa First Vitaplus, dahil po kumikita, alam niyo kung saan ko nilalagay. Sa Cabuyao City sa Laguna, nagpagawa ako, yan po, oh, Vita Eagles Building. Pinaparentahan ko po ngayon yan. Ha? May dalawang commercial. Isa sa taas, isa sa baba. Nakita nyo naman, oh, Palawan Pawn Shop po ang nagre-renta sa akin dyan. 15,000, 15,000, 30,000 po ang renta sa harap. Sa likod, merong apartment. 6 na apartment po yan. 4,000 ang isa. Magkano yun? 24,000 yun. Plus 30,000 sa harap, kumikita po ako dyan buwan-buwan ng 54,000. Pwede na? Oo naman, hindi po ba? Tapos, dyan po sa may Mall of Asia, meron po ako dyan condo unit sa may shore residences. Pinaparentahan ko din ngayon. Ang renta po dyan, 45,000 a month. O sige nga po, pag samasamahin natin, 18,000 yung apartment ko, 54,000 yung commercial, tapos po, meron akong 45,000 sa aking condo. Magkano lahat? 117,000. Yan po yung passive income na dumadating sa akin. Saan ang galing? Sa awa at tulong ng kumpanya ng First Vitaplus. Dahil kung wala po ako dito sa First Vitaplus, di ako nakasali, wala po akong ganyang mga property ngayon. Buti na lang, totoo ang kumpanya at totoong nakakatulong sa mga tao ang kumpanya ng First Vitaplus. Grabe, no? O imagine niyo po, from tricycle driver, naghihirap, walang pera, probinsyano, ngayon po nabago ng buhay ko. Iba na po ang buhay ko ngayon. Dating walang-wala, ngayon po may sariling bahay, may mga sasakyan, meron po akong ganitong paupahan. Tapos, dire-diretso, kumikita po ako sa First Vitaplus. Pero alam niyo ba, kapag naaalala ko nung araw, nung ako tricycle driver pa, nangingiti ako. Kasi nasasabi kong mahirap maging mahirap. Totoo po yan kasi karanasan ko. Ang mahirap gawin ng isang tao naghihirap yung kapag gipit na gipit ka sa pera, kailangan mong mangutang sa ibang tao. Naranasan nyo na? Karanasan ko dati yung dalawang anak ko may sipon. Daiso rin lang bibilhin ko. 100 lang kailangan ko. Walang magpautang sa akin. Worst na nangyari hanggang ngayon, di ko makalimutan yung experience na yun. Hawak ng pera ay paibigay. Sabi sa akin, parang Fidel, may 100 ako, mangako ka muna, kailan mo ibabalik? Kailangan ko pang mangako bago mautang ang pera nila.
Hindi yun masakit. Ang masakit, ang mangutang ka sa kamag-anak mo. Naranasan niya na. Naranasan ko dati, yung pong motor ko, dalawang buwang hindi ko nahulugan. Sabi ko sa nanay ko, Nay, samahan mo ako sa kapatid mo, mangungutang ako sa kanya. Uncle ko yun. Sinamahan ako ng nanay ko, nagsabi ako ng pera sa kanya. Alam niyo ba, sinermonan ako? Sabi sa akin, di niyo pala kayang hulugang motor na ganyan. Kuha ko yung kuha, tapos mga abala kayo ng mga ibang tao. Mga kalahating oras po ako sinesermonan. Pagkatapos ng kalahating oras, alam niyo sabi sa akin, wala. Wala pala na nermon pa. Alam niyo, sama ng loob ko. Galit na galit talaga ako. Pero ganun talaga ang buhay eh. Hindi po ba? Alam niyo, no, ako tricycle driver pa pag magpapasko. Pumupunta ako sa barangay, nanghihingi ako ng staff. Uso ngayon yun, may pandemic. Alam nyo ba yung kapalit ng staff? Grocery items yon. Pag hindi ako nabigyan sa barangay, nakikipila pa ako sa munisipyo. Nagbabaka sakaling baka doon ako mabigyan ng grocery. Baka may keso, panglagay namin sa lamesa. Wala kami pambili noong mga panahon na yon. Ang problema, pag ikaw yung pinakamababang tao sa lipunan, wala kang koneksyon kay mayor, lalong hindi ka nabibigyan. Totoo hindi? Totoo po. Kasi nangyayari sa akin, umuwi ako, malungkot kasi hindi ako nabigyan. Kaya lang, tinanggap ko na yun. Wala akong control doon. Ganun talaga ang buhay sa labas. Alam nyo, na sumali ako dito sa First Vitaplus, dalawang taon hindi ako kumikita. Kaya lang, tsaga-tsaga lang po ako. Tapos, naramdaman ko, kumikita na ako. 2010, naramdaman ko, kumikita na ako. Alam nyo, ginawa ko, namili ako ng 20 na kabarangay namin, yung pinakahirap na hirap sa buhay. Bispiras ng Pasko, nangangaruling kami sa kanila. Ayaw magbukas. Pero pinipilit namin katukin. Pag nagbukas, pasensya na, wala kaming pera. Ang totoo, kami ang may dalang grocery items panghanda po nila sa Pasko. Yung iba nga po, naluluha pa eh. 2011, ginawa kong 40, nakabarangay namin, kinaruling namin, binigyan namin ang aginaldo. 2012, ginawa kong 80, nakabarangay namin, kinaruling namin, binigyan namin ang aginaldo. 2013, 120, nakabarangay namin, hinihintay na kami. Siyempre, ilang taon ko nang ginawa, sabi niyo, pupunta kaya sina Fidel? Alam niyo po ba yung 120 na bahay na kinaruling namin? Halos inabot kami ng umaga. Ang sasama pa naman ng boses namin. Alam niyo po ba, bawat isang bahay, isang regalo naming daladala, 500 ang halaga nun. Sige nga po, 500, multiply natin sa 120. Magkano yun? 60,000 yun, magdamag ko lang pinamigay. Pero okay lang, at least nakakatulong naman. Tama po ba? Kaya alam nyo, na sumunod na Pasko, hindi na kami namigay. Alam nyo kung bakit? Napag-usapan namin mag-asawa yung pinamimigay namin pagkain sa kanila. Pag nakain nila yon, tapos na ang tulong namin. Alam nyo kung anong ginawa namin? Kumuha na lang po kami ng mga kabataan, nagpa-aral po kami ng college. Alam nyo, good news, tapos na po yung mga yan ngayon. Nakakalabing tatlong kabataan na po ang napag-aral namin ng college. Tingnan niyo po ako. Yung isa po dyan, pamangkin ko, electrical engineer. Number one pa sa master electrician. Buong Pilipinas, nag-number one po siya. Tingnan niyo po yun. Sana hindi kayang pag-aralin ng pamagulang, pero napag-aral ko. Magandang future niyo. O, tingnan niyo po ako. Dating tricycle driver. Walang pera, nangungutang, nangihingi pa nga. Pero ngayon, kaya ko nang makatulong sa iba. Sige nga po, itatanong ko lang sa inyong lahat, kung mabibigyan ka ng pagkakataon ngayon, saan mo gustong lumagay? Ikaw ang tinutulungan o ikaw ang nakakatulong? Kung ang pangarap mo makatulong sa ibang tao, ano muna gawin mo? Tulungan mo muna ang sarili mo. Sumama ka muna sa amin dito sa First Vitaplus para pag yumaman ka rito, marami ka ng pera, matutulungan mo na lahat ng taong gusto mong tulungan sa kanila. Alam nyo bang masarap mabuhay pag marami kang pera? Agree po ba kayo? Totoo yan. Pero hindi ko sinasabing ang nagpapasaya sa tao pera lang. Kaya lang, kailangan mo kasi araw-araw yan. Bakit ko nasabing masarap mabuhay pag marami kang pera? Karanasan ko na. Yung asawa ko po, magbe-birthday, October ang birthday. Hindi ko binabate. Akala niya nakalimutan ko. Malapit na ang birthday, galit na galit sa akin. Ang hindi niya alam, nagpabook ako sa Boracay, kaming dalawa lang. Oh, kita niyo yan? Alam niyo kasi kami nag-stay dyan, Regency Hotel. Isa sa magandang hotel sa Boracay. Ang ganda ng hotel namin, may swimming pool nga yung compound doon sa loob eh. Tatlong araw kami dyan, alam niyo kung anong ginawa namin doon? Namasyal. Ano ba ginagawa sa Boracay? Di ba namamasyal, di ba? Tingnan niyo yung asawa ko, ang saya-saya. Bakit? Hindi siya makapaniwala yung dating tricycle driver na pinakasalan niya, kaya siyang dalhin sa Boracay ngayon.
Hindi po ba big deal yun? Sige nga, itatanong ko lang. Sa inyo pong mga misis, mga babaeng may asawa ngayon, gusto ko lang pong itanong, kumusta po kayo? Kailan kayo huling ipinanood ng sine ng asawa mo? Utang na loob, sarado na po ang sinihan. Ano point ko? Ikaw nga, ipanood ka lang ng sine ng asawa mo, masaya ka na. Tama po ba? Yung asawa ko kaya, sa Boracay ko dinala. Di ba mas masaya? Tapos yung anak ko, nag-birthday. Ipinasyal ko sila. Gusto niyo malaman ko saan? Kami mag-anak, namasyal po kami sa Singapore. Tingnan niyo yung dalawang anak ko, ang saya-saya. Tingnan niyo yung tatay, mas masaya. Kasi masaya ako para sa dalawang anak ko. Bata pa lang, nakapag-abroad na, nakasakay na sa eroplano. Ako kung hindi ako nag-first Vitaplus, di ko na sana naamoy ang loob ng eroplano na yan. May amoy pala. Try nyo rin, may amoy po eroplano. No? Tapos nag-birthday ako, sabi ng asawa ko pa, babawi ako sa'yo, ipapasyal din kita. Ipinasyal ako ng asawa ko. Gusto nyo malaman ko saan? Kami mag-asawa, namasyal po kami sa Beijing, China. Inakyat namin yung Great Wall of China. Tanghaling tapat, umaakyat kami, naka-jacket, giniginaw. Kasi malamig sa China nung pumunta kami. Alam nyo ba, apat na araw kami dyan, ganda ng hotel namin. Alam nyo kung anong ginawa namin doon? Namasyal nga. Ano po ba ginagawa sa China? Namamasyal. Parang iba yung iniisip nyo ha. So namasyal po kami doon. Tapos, birthday uli ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, edi re-regaluhan ko siya. Alam nyo kung anong niregalo ko? O eto po. Mini Cooper. Yan. Alam nyo kung magkano yan? 2.7 million. Imagine nyo, regalo ko lang sa asawa ko, 2.7 million. Sige nga, tatanong ko lang. Doon po sa mga babae ulit, mga nanay, mga misis na nandyan ngayon, tanong lang, niregaluhan ka ng ganyang kagandang kotse ng asawa mo, mamaya, maliligo, hindi. May kuminda at maliligo daw. O yan. Tapos po, yan, October birthday niya. November, sabi ko sa asawa ko, ma, parang mainit yata sa Pilipinas ha, magpalamig kaya tayo. Alam nyo kung saan kami nagpalamig? Hindi po sa rep, dito po kami nagpalamig. Yan. London, UK. Oh, sipin nyo, alam nyo sa totoo lang, hindi ko po pangarap yan. Hindi abot ng pangarap ko yung London. Nangangarap ako mag-abroad, Hong Kong, Singapore, yan. O kaya naman.